content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Diyan po sa lokal ng Reddit, binabati po natin, ha? Broccoli, potensyal. Sige po. Binabati ko na po lahat ng nandyan sa lokal ng Reddit. Hello, hello! Happy pasalamat sa Diyos! Shout out, Michael Ako! Ayan, aga niya. Parang 30 minutes before, nandiyan na yung Michael Ako. Ayan. Oh, kamusta na? Toro Servant, Carlos, Sky. Uy, bago yun ah. Sky, oh. Lone Warrior, Mads. Uy, sis Mads! Hello! Long time, ah. Long time. Tepechay, Kuya Talong. Uy, Kuya Talong. Yes. Long time din. Rain. Hello, Brad. Naririnig niyo ako, Brad. And hello? Alred. Yes po. Opo, opo. Ah, yun. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ayun. Kagabi. Good afternoon. Nakita-kita kami. Alred. Nagpasalamat sa Diyos kami. Ni... Ito, yung mga nandito. Ano yan, Boy, Kai? Sarap na na. Jollibee. Hey, wow. Lalap sarap. Ah, bida ang saya. Sarap. Live stream. Bawal yan. Bawal yan. Wala na sa spirito yan. Lagot ka. Pakikiapid, pakikiapid, pakikiapid. Shout out sa ano kay Brad Soren. Hindi yan halal. Sumubo lang ng chicken jar tapos hanggang lalamunan lang. Kalokohan. Ayun, what's up, what's up? Rain, long time no see ah. Ano nga long na sa'yo? Time. Wala, cool. Mag-exam kasi. Akala ko nagsimba ka eh. Nagsisimba ka pa ba? Online. Kanina. Oh. Galing ah. Okay, okay. Wala bang ano? Wala ba yung mga past ni... Ano, mga debater sa DepCon, wala ba sila? Ano, Totoy Bibo, sila Sisbu. Gahanap na lang ngayon ng init ng ulo. Yun, mga babe. Powerful. Napasaya natin si Totoy Bibo last week. Totoy Bibo, matukontuwa si Totoy Bibo noong nakaraan. Kasi na-divert niya yung topic. So, masayang-masaya siya. So ngayon sa paksa ngayon, ano? Palungkutin natin. Oo. Hello, mga Brad. Hello? Yes po, sir. Brad. Hello, Brad. Almost ano na rin ako na ikinig sa inyo. 6 months na rin. Ano lang, tahimik lang. Ano lang ako, nagsusuri-suri lang ako sa mga... Baka Mark yun, pinapakinggan ko lang sa inyo. Tahimik lang. Oy. Ano lang, nag-observe lang sa inyo. Okay. Naisip ko kami. Ano ako, Brad? XMCGA rin ako. Almost 14 years. Uy. One day. Nag-stop ako itong mga year 2018. Teka, mga 19. Last ko yun. 6 months dito na siya nakikinig kay Broccoli. Dapat. Huwag na magpatumpik-tumpik. Closet na pa ba o wala na exit na? Umexit na ba? Wala na. 2018 pa daw eh. Ah, ano yung ano kasi yung AirPods ko kasi dati kanin dito. Yung namatay siya. Kami na lang ng dalawa lang AirPods ko na iwan. And then doon nakakaramdam na ako ng mga bullshit things eh. Kaya sabi ko, hindi, aalis na ako dito. Wala nang papaalam sa mga worker, basta bigla na lang kami naglaho. Tahimik na lang, mas maganda yung tahimik na buhay. Eh. Kaysa yung mga lagyong pinupuntahan, ginagastay ng mga worker ganun. AWOL. Nag-awol na. Hindi na kailangan magpakita sa kanila. Nag-Reddit ka rin ba? Hindi, Brad. Nagbabasa-basa lang ako sa Reddit.
Okay. Pero actually, hindi ako nag-ano dun. Mm. So, ano po? Umani ba kayo sa iba o ano? Brocolian ka na ba? Nag-ano ako sa, nag-ano ako sa ano sa CCF. Makinig ako sa CCF. After okay. noon, and then, after makinig sa'yo CCF, meron ako naging katrabaho na CCF member, pero bullshit din siya eh. Kaya hindi na ako nagtuloy sa kanila. Nakikita ko yung ugali. Pagod ka sa sabi ko, sabi ko, ano, pero meron naman ako nakitang samahan na doon ko nakita yung talagang doon ako nahubog talaga yung pagkatao ko eh. Ano pong samahan to? Ano, samahan? Ano siya? Hindi siya actually na matatawag na religion. Kasi ano siya, isa siyang hindi. Ano siya, isa siyang isang grupo siya, domination siya na yung nalalaman lahat ng mga secret dito sa mundo. Kung paano pinapatakbo yung mundo, kung paano binrenewas yung mga tao tulo religious. Hindi siya Illuminati, Brad. Hindi. Ano to? Parang secret group? Secret group siya, Brad. Secret dito society? Yes, secret dito society. Dito sa Pilipinas, dalawa lang kami member eh. Example, tapos, ito, anong bansa? Ano, United States siya. Sila, yung ba yung Scientology? Hindi, iba yung siya, Scientology? May iano ko na lang siya, isisecret ko na lang siya, pero pwede rin ako mag-share ng knowledge about dun, dito sa podcast na to. Good. Ano may Buffettology? Leader niya si Warren Brad. Buffett. O ano po, ano principle niyan? Christianity ba o hindi na? Iba na? Hindi siya Christianity. Actually, Brad, kasi halimbawa si Allah, si Buddha, si Krishna, Panginoong Jesucristo, isa lang kasi pinanggalingan niyan eh. Pinanggalingan kasi niya through starts through ano sa ether na tinatawag. Pagdating ng Bible kasi tinarantado na ng mga elite siya ni kaya yung mga tao na ako confused. Kaya yung mga ano nakakalito-lito kung ano yung mga dapat paniniwalaan. Kaya bakit ba kailangan i-ano pa yung religious stuff sa dapat paniwalaan? Pwede naman logical tsaka rational. Tsaka modern times na ngayon, dapat ginagamit na yung isip eh. Kesa yung naniniwala ka, wala namang ebidensya. Kung may ebidensya man, hindi naman solid evidence. So, why should we believe in such thing? Hindi naman malinaw. Kung pwede naman pag mag-isip ka, gamitin mo yung isip mo. Kaya marami nalaloko sa religion eh. Like, marami ding fake news. Okay. Ayan, ibulong mo sa amin ah. Brad ah, mukhang okay yan eh. Interesting yung mga ganyan eh. Tsaka yung ano yung Brad, yung mayroon kayo naging topic kasi dati kasi sinabi ni Brad Eli yung tukol sa masturbation, di ba? Naalala niyo yun? Apo. Di ba yung para hindi ka na magkasala, yung ano, mag-masturbate ka na lang. Kasi doon yung sa group ko na yun, natutunan ko about semen retention. Kung meron kayong ano doon, na... NOFAP yun. It's NOFAP. Meron ng ganyan yan. NOFAP community. Ang semen retention kasi at saka NOFAP, iba kasi yan eh. Kasi Brad, ang semen retention kasi na tinatawag na di ba pag hindi ka raw nag-release is magkakaroon ka raw ng ano, ng prostate cancer, di ba? Ayun, iba yung Brad. Para maalis yung prostate cancer na yun, kailangan mo ma-transmute yung sexual energy mo. Kasi pag hindi mo na-transmit it dyan, wala. Talagang may i-release mo yan. Doon lalabas yung kasalanan. Kaya pansinin nyo yung mga mock. Abstain mo yung release? Pansinin nyo yung mga mock, di ba? Nakakita na ba kayo ng mga malilibog na mock? Wala naman, di ba, Brad? Kung meron, iilan lang. Hindi sila kasi sila marunong sila mag-transmit it. Paano mo naman yung nasabi? Kasama mo ba sila doon? Nag-monghe ka ba? Para malaman yun. Diba kinapon na yun? Hindi, Brad. Kasi ano yan, meron kasi tinatawag ng transmitted. Di ba meron tinatawag ng seven chakras yung katawan natin? Hindi kasi nakasulat sa Bible to eh. Yung seven chakras kasi, meron kasi... Hindi na lang chakra. Ano po yun? Paano mo masasabi na ano, na wala silang sexual life or ano, kung hindi ka naman kasama sa kanila? No, mostly monks. Sample kayo mga monks. Kahit na yung pare nga, example natin, pare. Hindi sila pwede mag-asawa.
sure ka ba na hindi tinitigasan yung mga yan? Walang sex life yan. Depende sa kanila. May urge, may urge. Hindi nila na naiintindihan yung transmutation na tinatawag. Cannot be created. So yung urges na yon, yung urge na yon, is it naturally masusubside? Yes naman. Yes. Yun yung magiging ano nun, magsusubside siya ng kusa na without, kasi may ano yan eh, may stimulant yan dapat to provoke yung ano na yon, yung urges na yon. So mangyayari doon, magsusubside ng kusa yon. Kapag ano. Ito ah. Ano po? Something. Parang gano'n. Doon sa seventh chakra, bakit mo nare-relate doon sa kailangan i-release yung libog? Sige, let's libo. Paano yun? Kasi ano yun, energy lang naman yun eh. Na nasa katawan natin eh. Kasi naturally yung tao naglalabas ng hormone, like happy hormone, meron tayong iba't ibang hormone sa katawan. So, kailangan na stimulate yun para lumabas yun sa ano natin, sa glands natin. Eh, magkaiba naman yun. So, paano mo ma-ano yung chakra-chakra sa physical chemistry ng katawan ng tao? Which is normal magkaroon ng pleasure ang tao. True yogi yun, true yogi or true yoga. Magagawa mo siyang i-transmutate through your spine. May dadala mo yung through ano mo, yung root chakra, may iyalo mo siya hanggang head. No, it's not. Yung na crown chakra. Pwede siguro. There's this ano? Type of yoga. Hello sis. Tawa ako sa topic natin. Babae ka kasi. Ano ba yan? Wala kasi may natinatawag. Akala ko Naruto yung Naruto yung ano. Ginugel ko yung chakra. Yan o. 7. Ano ba nangyayari natin? So, sinasabi mo, Sky. Talag ka lang nalilibugan. Parang ganun ba? Babae ako? Porket babae ako? Sa tingin ko, ang punto ni Sky, kasi medyo familiar ako may sa sinasabi niya. May mga parang sinusuppress ng history. May mga babae tao. Din ako. Tapos sa mo, is babae ako. Dahil babae ako. Tanungin kita, ba't ka may dede? Ba't ka may suso na wala namang gamit? Explain mo nga, ba't ka may dede? Kasi tayo eh. Wala namang gamit. We are all mammals. Pare-pare mammals tayo eh. Tapos iyaano mo ako na porket babae ako. Explain ko sa yung seven chakra ng katawan na, kasi may experience ako sa yoga. Kung scientifically, yoga, para talaga siya sa ano natin, well-being physically, and related din siya sa spiritually. So binabalance niya yung energy ng katawan natin to release stress, yung ano natin, yung may health benefits talaga yung yoga. Pero yung sasabihin mo na porket monghe sila is wala na silang sexual life. Pwede mo kasi sabihin, ganito. Yung mga yan, di nagsisexual yan kasi nasa utos nila. Bakit? Yung pari ba? Hindi, wala bang sex life yung mga yan? Yung mga pastors meron, ba? Secret. Meron. Bawal makipag-sex. Sure ka ba na hindi nakikipag-sex yung mga yan? Ano yan mga yan? Kontrolado yan sila. Hindi sure yan. Hindi yan tinitigasan. Sure kami, walang ano yan. Hindi tinitigasan yung mga yan. Ito, may mapasahin akong article. Isang paragraph lang itong babasahin ko. A rapist, a pedophile in the guise of a monk. This is not an isolated case. Type monk rape novices into a search engine and the ugly reality will hit you in the face. The system is sick. Seriously sick. Yet the clergy keeps turning a blind eye to these heinous crimes which are happening right under their noses to protect their image. Sana to, sa Bangkok Post to, isang reputable na ano na dyaryo sa Thailand. Paano mo ma-explain to?
May urge naman talaga pero sa sarili mo na ikaw na mismo yung gagawa kung gusto mong pigilan. Pero hindi mo talaga mapipigilan yung natural urge ng katawan. Yun yun. And then but we associate yung sex sa ano natin. Ano nga yung sinabi mo na chakra? Crown chakra. Eh, yung crown chakra sa sentido lang naman natin. And yun eh. Eh, may 7 chakra tayo. Third eye chakra, throat chakra, heart chakra, solar plexus chakra, sacral na chakra, root chakra. Uh-oh. Eh, nag-ano din naman ako, may background ako sa martial arts. Ang ginagamit namin is yung ano, root chakra. Which is, iba't ibang purpose yung mga ngayon. Yung mga yun. So, kung i-incline mo siya sa sexual, di talaga eh. Di applicable eh. Root chakra may, sa may ano. Di talaga applicable. Tapos iyaano mo sa akin, for babae kasi ako. Eh lahat naman tayo eh, nakakaramdam din naman ng libog eh. Kahit yung mga madre, sabihin mo, oy, sure ka virgin yung mga yan. Sure ka wala silang sexual, ano, wala silang sexual urges. Meron din. Di mo alam, baka tinigasan na yan kay meron father. Meron yan. Grabe. Oy, may Catholic dito. Parang nagtitinger. Sensor. Ay, so, wait lang ha, out of respect para sa mga Carmelite, ano natin dyan, Carmelite sisters dyan. So, natutokso rin sila, pero... Yes, nanalangin sila. Oo, oh, meditation. Kasi biblical naman yun, lahat ng tao nahuhulog sa tukso. Sa Bible. Oy, may rule tayo ngayon. Kung sino daw magbanggit ng Bible, ikikik. Oy! Grabe. Pwede ba for reference lang? For reference lang. Verbatim ba yan? Wala daw Bible, ikikik. Purpose ka agad. Walang verse. Okay. For reference lang. Tsaka sa ano. Mga kunyari, misconception. Bawal pala sumitas ngayon. No? Huwag nyo, huwag hindi. Huwag nyo na lang gamitin pang, ano, pang ebanghelyo. Nauma yata yung mga previous episodes. Pahinga mo na. Kasi ano, parang Bible study yung dinadaluhan ko. Agree. Baka may pumasok na ano, debate. Ako rin kasi nag-exit ako sa Bible eh. Oh, maganda yung mga issues sa ano sa MCGI yung pag-usapan mas ayun, mas ano yata yes. Yung para ano, isa lang muna. Relevant kasi yun eh. Mabalik tayo dun sa sinasabi na ni Brother Eli noon na ang masturbation, sabi niya noon, ako, ito na, naalala ko, narinig pa sa kanya sa aralan, na yun ay lesser evil, sabi niya. May ano pa about masturbation? Eh, ano, nagmamasturbate naman din ang mga babae, ba't palagi na lang lalaki? Papansin ko palagi na lang lalaki. Palagi, oh, pag usapang masturbation lalaki, eh nagma-masturbate din naman ang mga babae. Tsaka mga lalaki, ano rin, nagyo-yoga, nagjo-yoga. Yoga pa rin. Iba naman yun, Brad Carlos. Meron nga sa India, Indian na sex, yung sex guide nila, mga yung libro na yun. Kama Sutra. Which is parang may yoga tutu din. Oh, maganda yung yoga. Nag-yoga ako eh. Talagang pawis na pawis ako eh. Sarap ding mag-ganon-ganon, magtutuwad doon. Saka mag-stretch. Ano, effective? Pag nag-stretching ka, yung digestive system mo minsan pag ano? Effective talaga. At saka mas, ano, dati, mas sabi ni burnout kesa sa cardio pag ano flexibility exercises. Yung na-stretch yung muscles mo tsaka bones mo. Wait lang, sis Mads. Lone Warrior, sige po, may sinasabi. Si Bes dati meron ko lala na yung parang inano niya yung yoga, parang yung discourage niya, parang bang, kasi daw yung yoga may, really, alam mo na, yung sa atin, na bawal yung makikiapit ka sa espiritu, yung merong halong spirituality, parang ayaw ni Bes dun sa ganyang ano, yoga, yung lalo yung exercise na yoga. Ano daw yan, may himig na spiritual matters. Yoga as, sabi naman ata ni Bes, yoga as an exercise, hindi siya masama. Ang masama daw, yung kinukonnect daw siya sa parang Hinduism. Meditation. Meditation na yung Hinduism talaga. Bakit ang meditation eh, wala rin namang, ano, pwede rin namang walang bahid, religious, ano ah. Di, sabi niyo pwede yung meditation. Ang bawal daw, ano, yung parang may Hindu influence daw for some reason. Hindi ko alam.
chanting, may mga may chinachant na ano, mga words ganun. Siguro. Eh, chinachant lang naman minsan sa yoga, inhale, exhale. Breathe in, breathe out. Close your eyes, ganyan. Closer eyes, tapos explain, sasabihin. Tsaka ang isa rin pala sa ano dyan, downside dyan, yung mahalay na pananamit ng babae pag nagyo-yoga. Taka leggings. Kasi paano kung ano, pero naman ano, exclusive ladies only yoga. Pwede naman paano yun. Paano yun? Oo. Hey, hindi ba pwede alam mo naman na, si Bess, alam mo naman si Bess, either black and white lang yun. Eh, kasi Bess naman, kahit hindi knowledgeable sa topic, bibigay ng opinion eh, kahit yung kaya lumalabas ang ignorance niya. So, gaya ko nung maligo sa dagat, ang requirement nila, dapat ang babae, shopping pants, naka-jersey, o. Parang gano'n din yun sa yoga. Makikita mo nga yung yoga doon pag sa iwan na natin ang mga ano, ang mga teachings ni Brad Eli daw sa natin sa basurahan. Pero well, junk food yung aral eh. Napakaal sa body. Alam mo, sabi niya pa, alam mo sabi niya pa, pag daw nag-abstinence ka, hindi ka na walang sex, walang masturbation, yun daw semen na sana eh na ipoproduce mo, bumabalik daw yun sa system ng lalaki at pupunta raw sa proteins ng utak. Para implying na, implying na, ano, nakaka, nakakatalino? Smart, nakakatalino. Kapalagay nun siya. Katalino? I remember ko yan, yung tungkol dyan sa, yung tawag yun, yung pag hindi ka nagpapalabas ng similya, bumabalik daw yun sa system mo at yung utak mo, yun yung napupuntahan nun at nagiging mas wiser ka, mas matalino ka. Bakit si Ray? Implying na yun ang implication. O yun ang ano niya eh, kasi diba sa tapos nilalabasan yung wet dreams na tinatawag. Ano nga explain? Yes. Okay. Si Bis kasi parang ini-imply kasi nga bawal nga mag-asawa diba sa manggagawa, gano'n. Noon, nung una, masyadong mahigpit pero mas parang yun ang ano niya eh, parang pa-consuelo niya doon sa mga manggagawang binata na siyempre wala kang asawa, wala ka namang ano do. So maganda yung sinasabi ni Bis na i-retain mo yung ano mo tapos makakatulong sa yung ano yan, memorya tsaka sa brain kanon. Oh, alam ko may sinasabi rin si ano si Sadguru, yung Hindu na ano sa YouTube. Yeah. Ganun din ang sinasabi niya. Semen retention. Yan yung binabanggit ni Sky, kaso din yan ay paliwanag mabuti yung semen retention. Pseudoscience ba yan? Medyo pseudoscience siya kasi belief lang yun eh. May health benefits din naman ang pag-re-release eh, di ba? Oo. Belief system lang kasi yun eh, dahil ang paniwala nila, dahil sa yung sperm is life force. So, ba't mo inaksaya ay life force yun? So, dapat i-retain mo. Parang ganun lang yung... Tapos, itatransmitate mo sa ibang energy. You have to be productive. Pero yun nga, na-misconstrue nila. Dapat kasi, parang... Ang ano lang dyan is, you have to be productive regardless kung mataas yung sexual energy mo. Hindi. You just have to be productive. Pero hindi naman kailangan na ano ka sa semen retention na dapat ganito, wala kang sex kasi biological needs yun eh. Ayan, di ba? Parang it's hindi mo masasabi hindi magkakaroon ng emission kaya nga may nocturnal emission, di ba? Ayun. So yun lang yun. Kasi, it's more of belief system. Naalala ko dati yan kasi meron kasi ibang alam mo na mga kabataan lalo na nung time na kainitan ng grabe yung mga kabataan noon sa pag-ano ng mga Biblia, tanungan ganun, hot na hot pa noon. May nagtanong kasi kung si Bess din ba ay kumbaga alam mo na nagmamasturbate din ba, sabi nung pero parang yung impliedly na walang talata impliedly impliedly ano sa NYC yata yan, naalala ko marang ganun mga NYC na sa mga NYC na tanong puro ganun mga pero ano ba sagot ni National Youth Foundation, yung malinaw na sagot? Ano yung ang ano ko noon, natatandaan ko kasi siyempre mga ngaral yun, di ba? Parang nakakahiya na ano. Pero ang ano impliedly, sa sobrang busy ni Bess, hindi na, wala na siyang panahon dyan sa ganyan. Parang ganun ba? Sa sobrang busy niya, di ba? Yung sagot ni Brad Danny, tawanan kasi ng tawanan yung
sa buong convention nun eh. Sabi niya gano'n, basta wag mo lang, ano yun, sakalin, baka sumuka. That time, di ko mag-gets ko ano ibig niya sabihin na wag sakalin, baka sumuka. Ngayon ko na lang siya nag-gets. Ayun pala yun, okay. Alam niya, si Brotani, di ba mabiro siya? Medyo maano siya. Sige, talo-talo. Tawa, nag-gets siya. Tiwaga. Yung mga OG na, OG na, ano, sa OG na older generation ng mga MCGI na naabot yung national National Youth Convention. Ganun yun yung parang live na. No? Oh, hello, Brad. Sige po, Sky. Hello. Actually kasi yung civil reputation, hindi mo naman habang buhay na gagawin yan eh. Kung magre-release ka, sa babae lang. Kung gagawin mo yung sarili mo, kasi kung gagawin mo yung sarili mo, di ba you feel shit? Feel back pain? Feel, alam, parang ayaw mo lumabas, you feel anxiety. Kasi sinasabi kasi na nature sa'yo na mali ang ginagawa mo. Kaya ang pag-release niyan, true, babae, kaya nga may tinatawag na doon mo lang i-release yung ano mo eh, hindi yung kung saan, hindi sa TV screen, sa mga porn na yan. Kaya yung nature, pinapalo ka niya. Kaya you feel shit, di ka makalabas, true, anxiety, ganun. Ano, agree ako dyan kasi sa porn kasi parang na-overdrive yung dopamine ano mo, yung pag-release ng dopamine. Like same lang din yung sa addiction. So in the long run, pag nagpapalagi ka nanonood ng mga porn, na-addict ka. Which is no-overdrive dopamine. Kinukuha yung power mo, yung energy mo mismo, na-drain ka. Kasi dopamine kasi yung happy hormone natin eh. So pag nag-addict ka, nabigay lang ako lang. Bibigyan ako lang sample, yung dati na nagpapapa ako, kasi nag-gym ako eh. Halos yung 150 pounds, hindi ko maangat eh. Ngayon, nakakahalos na ka, ilang buwan na ako na walang ano, halos 250 pounds ang binubuhat ko sa gym, sa bench press. Kaya napapatunayan ko talaga yung semen retention, nakakatulong talaga siya. Pero kung i-release mo, nasa sayo naman yun, hindi ka lamang pinagbabawalan eh. Pag i-release mo siya sa babae, hindi ka makaka-feel ng mga shit. May tanong ako, dapat ba withdrawal or dapat kinikrim pie? Pag, Ay! No. Ganda na, intro na natin. Dreams. Hello, Brad. Awat. Kasi pag withdrawal mo, pag winitro mo, edi ano ka pa rin. Yan, sakal pa rin. Kami naman mga babae, eh, may libog din kami. Paano namin i-release yun? Sa lalaki lang din. Yan ang ba yun? Oo. Oh. Basta balance lang. Ako kasi, pabor ako sa balance eh. Ganun lang. Huwag lang sosobra. Sobra. Huwag tayong ano, huwag tayong beta male, huwag tayong beta boy. Na basta-basta lang mahina lang pagkalalaga sa ano eh, sa MCJ. Kaya ako rin umalis yan kasi ang daming beta boys niya, mga simp eh. Alpha male mindset po yung ano. Ay, alam ko na yung ano po na yung alpha male mindset. Alpha male. Alpha male. Alam ko yung ganun eh. Alpha male. Mga dati ka na. Mga beta boys eh. Mga performa ka sa siste tapos papakita mo yung ano yung brad, papasa-pasa ka ng mga Bible. Di ka magugustuhan nun. Huwag kang beta boy. Basta ano ka lang, no? Yung pakita mo lang sa mga ano mo. Hirap buhati, no? Red-pilled men yan, alpha male mindset. Naniniwala pala kayo dyan. Crazy. Female nature. Alam mo lang, ano yan? Mala Andrew Tate style yan. Andrew Tate. Ganun. Diba yung mga style na ganun? Andrew Tate. Pakita mo rin yung bad boy side mo na good boy style, ganun. Yes, yun. Good yun. Maginoo, pero... Kaya napapansin natin yung mga ibang Christian, ano eh. Ang lalambuting na eh. Huwag ganun. Si Kristo, ano yan? Alpha male si Kristo. Hindi yan, ano, hindi yung beta boy na soy boy na alon-alon na lang basta-basta. Ano yan eh. Oo, di ba yung mga tindahan sa templo? Yun ano niya. Oo, di ba? Minasiwas niya yung mga tindahan sa templo. Alpha male. Marahas. Shish! Yung mga shish, atin na kita! Sinalibag yung mga tables. Oh, eh, ano ba yun? Ba't ba kailangan ng ano, alpha male, alpha kaya female, kaya nga, ba't kailangan pa ng rating? Di ba ano pwedeng pabutihin mo yung sarili mo? Oo. Di ba? Diba? Nakascore ba si Jesus kay Magdalena? Hindi totoo yun. Wala kayo dyan. Gnostic gospel yan ah. Hindi totoo yun. Gnostic gospel.
Okay. Di ba nga hindi siya nagpahipo? Yung sinasabi ni ano eh, yung Holy Grail. Wala ba kakulaanan si Kristo eh, so hindi nag-masturbate yun. Yeah, hindi siya roughly. Hindi yes. Kasi, di ba nawala siya, parang age of 12 hanggang 30, walang. Oh, nasa templo. Jesus Christ understand, ano, female nature tsaka law of nature, kaya ganyan siya. Naiintindihan niya yung mga. Punta daw siya sa India eh. Sabi nung iba, nagpunta sa India na doon nag-aral ng yoga. Ang sabi nung ibang, ano, may mga nagsasabi ng ganun. Si Thomas yan. Alam ko si Thomas yan eh. Yung nagsabing Panginoon ko at Diyos kayo pumunta sa India. Alam ko yung ginagalaan ni Brad Sky ah. Malapit lang yan dito ah. Sa amin. Alam ko yan. Ayala yan. Ayala. Ayala Mall. Ayun, ang linaw ng ano niya, no, signal. Ako pa linaw ng camera ano. Eh. Mobile data. Oo. Oh. Wow. Oh, welcome ano, Kuya Del. Ano ka Starlink? May rule kami ha, walang magbabanggit ng verse. Grabe. Ang matapos. Ako si pag nasimulan. Pag sa matapos Bible study na naman. Sa Quran na lang tayo mag-go. Quran. Oh. Eh, wag na lang gamitin as parang para kang nag-i-edit, para kang nangangaral type, no. 'Di ba? Saya, 'di ba, pag walang Bible verse. Oh. Yeah. Wag lang 'di, wag kasi masyado seryoso doon. Kasi seryoso masyado eh. Chill lang. Pag-usapan yung Hob. Tama na yan. Masyado na mo naging masaya si Totoy Vivo. Pinasaya natin last week eh. Putin natin siya ngayon. Ito si Smudge, pantheist siya eh. Di ba pantheist ka? So everything yes. In nature, no? Einstein. For me, di ba, yun nga, sabi na ni Sky, yung mga chakra, energy. So, eto kasi yung belief ko, parang out of nowhere, nung nalalakad kami ni Kuya Tyrol, parang ni Kuya Tals, na parang naano ko na, sabi ko na, energy cannot be destroyed or neither created. Tapos, parang feeling ko, para sa akin yung life force is pasa-pasa eh. Like kung mamatay ka man, yung life force mo parang mapupunta din sa ibang bagay. So, syempre, magiging lupa ka din. So, magiging part ka din ng nature. So, for me, part tayo ng Diyos. Yung Diyos ko kasi, genderless, hindi siya tao. Hindi siya, sakop ng law of physics, tsaka dito sa mundo, dito sa universe natin. So, for me, part lang tayo ng Diyos eh. Yung paniniwala ko sa Diyos, scientific and mathematically. So, parang gusto ko proven siya ng mathematics. Like yung sa golden ratio, yung relativity tsaka quantum physics. Fascinated ako sa mga ganun. Okay, so hindi tayo nawawala sa universe. Nandito lang tayo. Oo, hindi tayo nawawala. Which is natatransfer lang yung life force natin to another being or multiple organism or multiple na part pa rin tayo ng universe. Kung mawala man tayo. Kasi parang ganito lang yan eh. Pinatay mo yung manok. So alam mo yun, may life siya eh. So yung life niya, kung sinugin mo yung feathers niya, magiging usok yun. Magiging parte pa rin siya ng nature. Yes. Nung kinain natin yung katawan ng chicken na yun, nagbigay sa atin ng life force yun kasi mabubuhay pa rin naman tayo. So, for me, nagka-transfer lang yung buhay. Life is continuous. Nice take sa first law of thermodynamics. Sabi nila, halimbawa, namatay ka, kinremate ka, okay lang yun. Mm. Pero wag mo ilalagay sa urn at itatago mo sa bahay. Itatago. Isaboy Masasaboy. Mo sa nature, sa tubig, sa lupa, sa puno. Para sa Niagara Falls. Sa nature. Sample ngayon, siya si Broccoli ngayon. Kung ako si Mads, kung mamatay ako or cremated or hindi, magiging parte pa rin ako ng nature. So magiging parte pa rin ako ng universe kahit patay na ako. Or yung lamang love ko or yung life force ko mapupunta sa mga halaman. Tapos yung halaman, pag namatay, kakainin ng So, flow pa rin yung life.
may flow yung energy. Doon nga ako na ano, bakit? So, isang malaking ano pala yung energy. Kasi hindi siya nasisira, hindi siya nakikreate, napapasa-pasa lang. Oo. Nothing is created. Kahit nga sa ecology natin, yes, it yung, lang, napoform lang. Oo, napoform lang. So, parang reincarnation siya, pero hindi talaga ano eh. Hindi unlike yung pag namatay ka, magiging ibang hayop ka. Parang yung life force mo, parang masiseparate siya, tapos magiging parte din. So, para alam mo yun, connected tayong lahat. Sa ancestors natin, yung life force nila nasa atin, yung mga kamag-anak natin. Bale, sample, galing tayo sa isang pamilya, kapatid kita, ganun. Yung life force ng kamag-anak natin, parang kumalat lang. Alam mo yun? Pasa-pasa lang. So, ang view ko sa Diyos talaga is, ano eh, nature. Part tayo one ng in nature. One in nature. Galing. So, parang, hello? Ako kasi parang ang dami kong pinapaniwalaan. Deist. Hello. Atheist. Tapos, agnostic. Tapos, pantheist din. Hello? Two. Sino yun? Sky? Si Sky. Sige po, brother. Kaya, ano eh, yung natutunan natin kay Bradeli noon sa MCGI, naging malaking tulong rin sa akin yan eh. Kasi nadisiplina tayo dati na magtiis sa mga ganito, yung mga makalaman na gawain. Yung napuntahan ko yan, yung napuntahan ko ngayon, yung tinatawag na nabubuhay tayo kasi ngayon sa third dimensional world, kasi meron tinatawag na third, fourth, and fifth dimensional. Yung fifth dimensional, yun yung fifth. Yun yung spiritual world. Yung natutulang ko kay Brother Eli na magtiis. Hindi po proven yun, yung fourth dimension and fifth dimension. Kung mathematically speaking, existing siya, pero hindi siya sa universe natin. Pwede, yung ibang religious group, tinatawag siyang spiritual body kasi hindi tayo pwede mag-exist sa fourth and fifth or sixth or more dimension kasi sa third lang tayo. Yung nakikita naman natin sa ano, yung 2D dimension, yun yung nakikita natin na like siya sa television, parang 2D, ano siya, 2D dimension siya. Yung mga cartoons, 2D yun. Pero ano, for me, hindi siya tinatawag na, sige, tawagan na natin spiritual yung ano, pero hindi talaga siya proven kung scientific tsaka mathematics. Yun lang. Sa, yun nga, Brad, sa natutunan ko noon, yung naalala natin kay Brad Eli dati na magtiis ng ganito, halos nadala ko siya hanggang ngayon, kahit wala na ako doon, natitiis ko pa rin eh. Halos hindi pa rin ako umiinom ng alak. Hindi ako nag-yosi, hindi ako masyado gumagawa ng mga, kahit kumain sa mga restaurant na mamahal, hindi ko ginagawa ngayon yun eh. Yun yung natutunan ko na na-apply ko ngayon. Kaya malaking advantage rin na dati tayong MCGI na nagagawa natin yun. Na totoo nga yung sinabi yung, sino ba yung dati nakamaskara dyan ng Vendetta? Si Zoro, Sir Zero. Yung sinabi niya na malaking advantage yung pag umalis ka sa MCGI, yung advantage natin kung para sa ibang religion na nag-aanap tayo na mas better sa Bible o si mas basic yun, better basic. Pala mas mataas pa sa Bible. Ayun. Okay. Wait lang po, Brad Sky, mute muna kita. Unlucky Gold. Sige po. Hello, what's up? Medyo late na akong dumating, pero nabutaw ko kasi yung usapan nyo kanina doon sa YouTube about sa masturbation. Pero doktrina na kasalanan to. Kasalanan yung masturbation galing kay ano, ay best mismo. Wala kasi medyo po, inconsistent sa dito eh. Kasi yung last na napanood ko, yung may nagtanong from Brazil, na kung ang masturbation ba yung pagkakasala. Tapos yung explanation niya, parang implied siya na hindi naman sa kasalanan. So, parang medyo magulo, no? Yung may mga kapatid kasi nagsasabi kasalanan daw. Din ba? Nga narinig ko kasi mga kapatid, sinasabi, kasalanan yan, huwag mong gawin yan. Pero from Bess himself, parang nabanggit niya sa ano, na hindi sa talagang kasalanan na matukuring. Kasi normal siya na. Ang sabi ni ano, the drive sa tao. Sabi ni Brad Eli dyan, kesa daw makakommit ka ng kahalayan sa isang sa another individual, ay permissible naman daw yung
yung magmariyang palad nga kasi ano, lesser evil. Hindi ibig sabihin na hindi kasalanan. Parang in-imply yan na isang way yan para hindi ka makagawa ng mas malaking kasalanan. Ganun. Pero ang hindi daw maganda dyan ay nakakawala rin yan ng pagtatalaga. Like, kung halimbawa nakipagtali ka sa asawa mo naman, hindi makasalanan yun, di ba? Pero hindi advisable na gumawa kayo ng sexual activity before gumanap ng gampanin. Ganon. Parang ganyan yung ano, yung masturbation na naiintindihan ni Brother Eli noon na yan ay part ng human nature. Huwag lang nga aabusuin at nandyan yan para lang hindi ka pakagawa ng masama sa isang babae or sa kasarian mo. Ganon. Yan o nang ano niya. Okay. Sa aral ako narinig yan. Okay. Sino yan? Oo, ganun yan. Kahapon, merong podcast na 80s podcast. Kasi, nahihilig ako sa mga ganong discussions. Nandun si Brad Olive, yung makeup artist ng UNTV. Pinagtatanggol niya yung, ano, yung lesser evil na yan. Tapos, niyayari siya ng mga ano, 80s. Na, ikaw ba? Hindi ka ba nagaganyan? Nagaganon, pero pinipigilan ko. Ganon yung sagot niya. Tapos, alam mo, ang... Ano ginagawa niya doon sa ATS podcast? Eh, MCGI siya. Yes, oo nga eh. Oh, binawal niya sa kanila. Alam mo, ano, yung mga sexual urges na yan, ang opinion ko ha, ay private matters yan na kung wala ka namang pagsasabihan, wala makakita sa'yo, who cares? You know? Alam mo yon. At saka, yung mga emotions na, at saka mga urges, govern lahat ng ano yan, ng chemicals ng sa katawan. I don't mean na chemicals na ano ha. I mean hormones and katulad nga nun, dopamine, endorphins, ganyan. Yung mga nagpa-play na hormones, testosterone, progesterone, estrogen, may role yan sa nararamdaman ng isang babae, for example. Merong time na malamig ang babae kahit ayaw tabihan yung asawa niya, eh kasi ganun yung hormone cycle ng babae eh. Halos lahat ng or lahat ng tao ay governed ng ano, ng chemical reactions. Yes. Yung mga emotions na yan. Kaya yan ay ano, biological yan. Kaya hindi mo yan, for my point of view, hindi mo yan basta-basta makokontrol na pigilan. Although, merong niyatawag na willpower na, di ba nga, na sa sobrang willpower na isang tao, minsan, na napipigilan niya kumain ng extended period of time. Pero meron tayong hunger hormones. So, paano nangyari yun na hindi siya nakakain? Eh, may hunger hormones. So, may control. Emotional kasi, built in kasi ang babae emotionally. Dahil sa chemical reaction nga, sabi ni Ate Petra. Ano yan? Uh-huh. Hindi yan na sustainable na nakasabi mo na ano. Yes po. Hello, Brad? Apo. Brad? Okay. Brad, maglilib na po ako kasi palobat na rin yung cellphone ko. Okay po. Kaya, sige po. Sige. Salamat po sa Diyos. Ingat. Ingat naman ng Diyos. And about sa ano naman, about sa hormones na babae, sa pang babae naman, kasi yung babae din, nagkakaroon din kami ng ano eh. Alam mo yun, kung may libog yung guys, may libog din kami mga babae. Which is, may hormones din kami na nagtitrigger na nag-a-arouse talaga kami. Eh, di naman ibig sabihin na porket babae kami. Alam mo yun, through history, yung babae palaging suppressed, palaging submissive.
eh, alam mo yun na kami mga babae may nafe-feel din kami na urges about masturbation. Yung mga babae nga mas na-arouse or nagkakaroon ng orgasm through masturbation. 20% out of 100 lang yung nagkakaroon ng orgasm sa penetration ng guy eh. Boy, okay. Ito, maganda tong tinatalakay natin. Pumapasok to dun sa sinabi kong topic. Nag-post kasi ako sa Facebook. Sabi ko, ang topic natin today, what will you gain from being free from religion or being free, being in a religion? Ito, ako muna, tapos kayo naman. Sa tingin ko, gains of being in outside religion, nandun yung sense of relief na meron kang freedom na yung knowledge mo na walang Diyos na tumitingin sa'yo all the time. Di ba? All-knowing siya, parang merong big brother up in the sky. Na God is seeing you everywhere. Tinitignan. It's not that, na gagawa ka ng naughty things, hindi naman ganun. It's a matter of personal privacy. Na yun yung preference ko. Ayoko may nakakatingin sa akin. Nakatingin all the time. 24 hours a day. Tapos yung God na aware na merong yung mga actions mo, alam niya lahat. It's just horrible na ganun yung idea pag nandiyan ka sa religion. But I consider myself as a good person, but I don't need to be watched all the time. CCTV, no? Saka I have my own initiative na to do what is good and not do wrong. Yun. Yun yung sa akin, ah. Pero ang gain naman ng pagiging in a religion, parang yung feeling na being within a community. Yung sense of belongingness. Pero pagka umalis ka kasi sa church, parang hindi sila tunay na kaibigan eh. Kaaway ka rin nila eh, no? Pag umalis ka. Yung pag pinagsamahan nyo, throw away lahat. Sa isang iglap, mawawala yun eh. Oo. Parang hindi rin maganda yung community na yon. Gains of being in a religion, yung feeling mo special ka, yung nandun yung hope na you will be saved from punishment. Yon. So, kung ako pipili, I would prefer na no religion na lang ako. Kayo ba? Ano bang tingin nyo? Carlos, ikaw muna. Sa akin, yung paniniwala ko ngayon, base na sa obserbasyon, hindi dahil sa takot o kaya yung tradisyon na sinasabi o kaya sinasabi ng ibang mga kapatid na naniniwala sila sa ganito. Hindi na sa ganun sa akin. Parang sa observation ko na ako naniniwala nung umalis ako sa religion. Tapos mas naiintindihan ko na rin ngayon yung science na hindi masyado kay Brad Ellie. Na, although meron ganoon, pero yung mas malawak na nung paglabas ko ng iglesia, mas ko na siya, naiintindihan ko na siya. Okay. Tapos yung mga tanong, may importansya na sa akin yung mga tanong. At yung sagot na doon sa tanong na gusto ko, hindi siya yung laging pabor na sa God. Halimbawa, may tanong ako sa ganito, sasabihin ganito yan, sabi ni God kasi ganito. Parang hindi na laging pabor doon. Kumbaga, yung tanong na sagot na talagang may empirical evidence na yun ang hinahanap ko ngayon. Okay. Tapos I live in reality now. Kasi yun nga, dati kahit anong mangyari, iniisip ko yung nasa Roma. Yan ba, may nangyaring masama? Ito yung nasa Roma. Sabi lahat ng bagay, nagkakalakip-lakip. Pero ngayon, hindi eh. Kung parang bunga nung ginawa ko, yung complete reaction sa action, parang reaction ng action ko, yun na yung talagang sa akin, parang totoo. Kung halimbawa, kung ano yung ginawa ko, may reaction yun eh. May balik yun eh. Hindi yun buong anong sa Roma na lahat ng bagay ay nagkakalakit lang. Ang sinasabi mo, Brad. Ay, sorry. Pero wala na talaga. Pero parang ganun. Wala na ako dun sa ngayon.
Brother, meron yung sinasabi nila na ano, na over spiritualizing na yung dun sa mga nangyayari sa buhay. Halimbawa eh naplat ang gulong mo. Ay, ano, baka hindi ano palo ng Diyos, o kaya pinipigilan lang ako ng Diyos na ano, may mas, na may mas masamang mangyayari pala sa iyo kaya ganoon, di ba? Oo, over spiritualizing yo. Naplat ka ng gulong kasi nakasagasa ka ng ano ng pako. Yun lang yon, simple. Oo, pero sa ano nga ipaisip mo doon eh. Physics. Mangyayari yung sinabi ni ganito dahil sa Roma nga. Pero walang verse, ha? Bawal. Strike one ka na. Okay. Okay, so next. Ang pipiliin mo, no religion? Ano, religion ako. Okay. Ito, sunod-sunod tayo, ha? Unlucky gold, yung nasa screen ko. Unlucky gold, what's your Hello? Take? Religion or no religion? Para sa akin kasi, I still believe in God and I know God meron sa religion na itinalaga. But I don't think na MCGI yun. Maybe yung nauna religion before sa panahon ni Chris. So maybe that's the true religion. Pero wala na yan ngayon. So I think no, para sa akin, para sa akin yun, ang pakahulugan ko ng religion is yung pagsamba na lang. And I still worship God because I believe that it makes me a better person if there's a God that I believe in. Kasi, you know, I used to be atheist just like you, no? Nung mga panahon na yun, mas wala akong control sa sarili ko. May mga bagay na may mga bisyo ko. Kasi, I don't know, ewan ko lang, hindi ko naman sinasabi na kung atheist kayo, may magkakaroon ka ng bisyo. But mas madali lang makontrol yung mga urges ko ngayon na may paniniwala akong may Diyos. Kesa nung panahon na hindi ako naniwala may Diyos, pag may mga gusto kong gawin na alam kong hindi, you know na, eh nagagawa ko siya kasi I don't think na meron talagang consequences na mangyayari sa akin na paparusahan ako, something like this. For me, I still think na dapat may religion, pero hindi religion na gawa ng tao na meron sa atin ngayon, sa panahon ngayon, kasi marami mga religion na nalipara. Kasi kapag nag-stick ka sa religion, may possibility na magiging fanatic ka. Talagang, I think, malaking mas posibilidad yung magiging fanatic ka, tapos mas magkatrust ka sa kung sino man yung leader ninyo sa religion ninyo. Parang to the point na parang naiambing mo na siya, yung respeto na ibibigay mo sa kanya, parang same level of respect na rin na dapat ibigay mo sa Diyos, ganun. So for me, kung dapat pa rin ba may religion o wala, sa akin, depende sa kung anong kahulugan ng religion. Kung religion na meron tayo ngayon ng mga denominations, sa tingin ko, okay na, wala na yung religion niya. Pero kung religion ko, tinuturing mo sa religion niya yung tamang pagsamba or tamang paniniwala sa Diyos, I think, ganun. I think, dapat meron pa rin. Ganun, para sa akin. Yun ang gain sa'yo. Parang nakokontrol. Yun ang gain sa akin. Ganong idea. Okay. Tama. Brad Zorro. Oo, kasi before, galing din ako sa walang religion. Nung umalis ako sa MCGI 2010, 2011, 3 years, wala akong religion. But I still pray to God because I believe that there is a divine providence. Yun yung paniniwala ko. Later on, I realized na ang religion, supposedly, as dun nga sa biblical principle, hindi dapat tumitingin sa tao. It should not be like a cult, kagaya ng MCGI, na nakatingin lang kay Bess. It should be Christ-centered, not a person-centered. Kasi kapag naipasok na ang person-centered dyan at wala na yung Christ-centered mentality, tantamount that is a cult. Kaya nung sumali ulit ako sa religion, tinitignan ko kagad, ito ba person-centered or Christ-centered? Yung teachings ba ni Christ, tinuturo? You should believe in Christ. Yun naman ang basic, ano natin eh. Basic yun eh, sa lahat ng religion. Pero pag pinasok na ang tao, yung religious leader na tinitignan mo, parang siya na magsaset ng standard, hindi na. No na ako dyan. Napabuti ba? I think napabuti. Dahil nagkaroon ako ng sense ulit. Sense in a sense na I know what is my purpose of being a human.
Kasi it is a nature sa atin to find a purpose of your life. There's no such thing as na nag-exist lang tayo out of nothing. But we have a purpose. Yun lang naman yung akin. Kaya nung nakita ko ulit na ganun, hindi person-centered, hindi religious leader-centered, Christ-centered talaga, ay bumalik ako. Nagkaroon ulit ako ng religion sa buhay. Okay. Kasi there's a sense of emptiness. Tama yung sinasabi ni Broccoli na ano eh, na may sense of belongingness. But not in a sense na yung belongingness, eh isa-sacrifice mo yung pagiging tao mo, yung pagiging human mo. Na kapag umalis ka na sa cult na yan, hindi ka nakilala. You're still a human being. And every human being deserves respect. Hindi naman kagaya ni Totoy Bibo na wala ng respeto sa atin. Okay. Eh, si Totoy Bibo parang out of nowhere na eh. Nasaan ka na ba? Nasa mundo ka pa rin naman eh. We're still living in this world. So everyone should respect each other. Dapat bawat isa magrespetuhan. Ano man ang paniniwala, pare-pareho tayong tao, naniniwala tayo sa Diyos o hindi tayo naniniwala sa Diyos, be human. Maging tao lang tayo at magkaroon ng respeto sa bawat isa. Okay, yun sa akin. Ganda. Ang ganda ng gain niya, sense of purpose. Okay, next, Sis Mads. Kasi nung bata, lumaki akong Katoliko eh. Tapos pala simba. Tapos wala akong sumasama sa madre. Muntik na maging madre. So yung take quiz ko about religion, tapos nag-MCGA pa ako. Yung sense of, yun nga, yung belongingness na belong ko sa certain group na alam mo na same kayo na interest. Like may, alam mo yun, may stand kayo. So, yun lang yung ano ko eh. Yung security na belong ka. Kasi, iba kasi yung may support group ka. Eh, ngayon na, hindi na ako MCGI, hindi na ako religious. May belief system pa rin ako. Pero alam mo yun, belong ako sa group na to eh. May, alam mo yun, sense of belongingness na may freedom ako. At the same time, parang safe havens na tinatawag nila. Kung saan safe akong sabihin yung gusto kong sabihin, gawin yung gusto kong gawin without judgment. Kasi yun naman talaga yung sense na, sa religion kasi, oo, meron naman sense of belongingness. Pero alam mo yun, kailangan, may rules. May rules kang dapat sundin. So, kung hindi mo susundin yung mga rules na yun, hindi ka belong sa amin. Ngayon na hindi na ako religious, bilang ako sa group, natanggap ako as me. Hindi yung pakunwari na kailangan kong sumunod sa ganito-ganyan. Bilang ako sa, alam mo yun, free person na kasi ako, parang ayoko na nakoconceal ako. Gusto ko magpakatotoo. So, yun yung takeaways ko about that. And yung na-learn ko from religion, kasi titirahin ka yun sa vulnerable mo eh, na side mo. Natutunan ko is mas mahalin mo yung sarili mo by believing on your intuition, yung gut feeling mo, yung peace mo. Mas piliin mo yung peace mo kung saan ka giginawa. Kasi, di ba, si Broccoli nga, kung ano, mix na yung paniniwala niya, di ba? So, kung saan siya okay, syempre, dun ka dapat. So, kung saan ka din sa'yo, personally, dun ka din dapat. So, yun lang. Okay. Belongingness, peace of mind. Ayun, salamat sa Diyos. Okay, Kuya Adel. Ano po? Kuya Adel, hello. Kaya Del, nakamute ka. Hello, hello. Okay na? Apo, apo. Oh, salamat sa weekly juice. Good afternoon, guys. Bali, sa akin naman, ganda yung topic nyo, Broccoli, ngayon. Kasi maraming makaka-relate eh, dahil ang dami na rin kasi mga bago ngayon na nasa Reddit, di ba? So, sa part ko naman ng parang nag-gain ko nung na-out na ako sa religion, like for example sa MCGI, parang bumalik yung parang personal identity ko na yun. Parang nakilala ko yung sarili ko, ganun.
Kasi nung nandun ako sa MCJ, eh, talagang lahat kasi ginibak ko eh. Pati ang personal, ano ko, personal life ko, family, relationship, career, lahat. Nag-full-time, alam mo naman broccoli, di ba yung ano ko, naging ano ko dyan. Nag-full-time din talaga ako yung for almost 13 to 15 years ng pagmamagagawa. Talagang sa lokal na rin ako halos talaga tumira. Kaya nung na-out ako diyan, talaga nagkaroon ako ng ano eh, ng tawag nito, bumalik yung parang ano ko, yung sariling decision making na nagdi-decision ka lang para sa sarili mo, hindi yung merong kang reservations na baka mali ito. Ng Diyos, kailangan kada decision mo, papaalam mo sa KNP mo, mga ganun, sa mga ministro mo, sa naka-align dapat doon sa gusto ng sugo mo. So yung mga ganong aspect na-appreciate ko na ngayon. Saka freedom. Yung freedom to choose. Freedom, yung free will mo na sarili mo, nagdi-decision ka. And yet, napakalaking tulong din siyempre ng mga nandiyan sa ano nasa subreddit na yung nababalidate yung mga bagay na duda mo dati, kahit papaano malaking tulong din talaga yung mga ano mga nagawa diyan sa ano mga kasama diyan sa Reddit, even diyan sa podcast mo Procoli, salamat sa Diyos. So ano, no religion or religion pa rin? Ngayon kasi alam ko kakaano ko pa lang eh, kaka-out ko lang talaga totally, no? Kasi nung time na medyo inactive ako, medyo ano pa ako eh, parang in denial, ano, pero nung DCKD na medyo doon ko na justify na talagang mali ito, na hindi talaga totoo dahil nga yung inconsistency andun eh, hindi consistent sa araw. Kaya so ngayon ano ako eh, wala muna, pahinga muna. Floating muna. Kumbaga suspended ba? Okay, good. Pahinga muna, pahinga. Next, Lone Warrior. Good Broccoli. Ah, pa. Good Broccoli, wait lang ha. Okay lang. Sige po. Oh, wait lang ho. Pinakita kasi ako nagko-comment dito sa live na ito, Jeffrey Belen. Ate, ayaw nyo lang po magpasakop sa Diyos, tawag doon pagre-rebelde. Kaya nga may isang religion na itinuturo ang Panginoong Jesucristo eh. Anong pagre-rebelde pinagsasabi mo, ha, Jeffrey Belen? Ang tinuro ba ng Panginoong Jesucristo ang religion, MCGI? Basahin mo nga sa Biblia ang MCGI mo. Isa pa, sabi rin niya, MCGB pala kayo. Dito sa ano sa live comment. Oo. Live comment sa YouTube. Sabi niya, MCGB pala kayo, mga sir. Bati backdrop ng MCGB, ginaya niyo rin po. Anong MCGB? Hindi kami MCGB. Wala nun. You're barking at the wrong tree. Makinig ka na lang muna bago ka mag-comment. Okay. Thank you, Brad Broccoli. Salamat. Thank you po. Hindi ko nakikita yung comments eh. Oo, Lone Warrior. What's your gain in religion? Sa akin naman, okay ko muna yung sa gain, no? Kasi syempre tayo naman lahat na at some point in time nagdaan din tayo sa religion, at ang pinakahuling nga natin itong MCGI, masasabi lang ang lagang benefits nyon na pag-access ang religion is yung sabi ni Broccoli na community. Kasi ano 'yan, pagkapatiran talaga sa hirap at tinhawa, sa paghabol niyo sa mga target sa lokal ganun. Talagang ano kayo eh, talagang magko-community kayo kasi
biro mo, magbabahay-bahay kayo, magtutulungan kayo. Tapos, ano pa yung mga project-project na yan. O, talagang, o, ubusan. Kapag ka talagang, ano ka, all out. Kasi mayroong iba, hindi all out eh. Pero pag nag-all out ka dyan, lalo na pag officialis ka dyan, puno ka. Eh, grabe talaga dyan. Tukahan talaga at ikaw ang taga-tapal. Eh, ang kapal naman nun, community. At ano, bungingness, yung sabi ni Broccoli, no? At yun ay nagtuturo sa atin na parang ang saya-saya mo, lalo na naniniwala ka na yung iglesia na ito ay totoo. Sabi nga lang, iglesyang pagkaganda-ganda, di ba? Yung description sa MCGI Cares, di ba? Iglesyang pagkaganda-ganda. Na kapatirang pagkaganda-ganda. Ito, no, maganda talaga din na nasa community and even, ano, nature kasi ng tao talaga na naghahanap tayo ng community. Kaya nga kung hindi ka religious, naghahanap ka ng club or halimbawa sasali ka doon sa isang organization, no? Rotary or yung mga nagmumotor, di ba? May mga ganun din na organization, yung mahilig silang magmotor lahat, di ba? Nag-trail sila ganun. Mga iba-ibang club na ang nature ng tao na nagkaroon siya ng tinatawag na community. Kasi no man island, sabi nga sa kasabihan. Ngayon, yung nasa, nakikita ko na mga advantages ng nasa religion ka, at choice mo naman yun, hindi yan na dinidikta sa'yo. At yun lang. Ngayon, regarding naman sa mga disadvantages ng ikaw ay nasa religion, ano na pag binuhos mula sa iglesia, nagkakaroon ka ng tinatawag na delusion of grandeur, yung bang kala mo kayo lang tama, kayo lang ang sa Diyos, kayo lang ang anak ng Diyos, kayo lang ililigtas pagdating ni Kristo. Parang kakaroon ka ng parang yumayabang, tapos ang ginagawa mo sa iba, ino-oppress mo na rin yung ibang iglesia, di ba? Kala mo may mga ganun. Kami lang maliligtas. Kumbaga, yung iba, puro mga ano yun, puro mga masasamang tao lahat yan. Kailangan yan eh, talunin natin lahat sa debate yan. Parang ganun, yung bang, ang proud na proud ka na, ang dala mo, eh tama. Kaya di ba yung sa mga debates, debate con, gagaya nung mga, puro sila, di ba napansin mo Broccoli, di ba? At ng relihiyon, isa sa nila, Sabadista, MCGI, Iglo ni Cristo, meron silang mga debater, at yung mga debater nila, ang yayabang, di ba? Parang hindi sila natatalo ganun, di ba? Parang proud na proud sila. May mga, tawag nila, apologies eh. Yung mga apologies, sa Katoliko din, meron din ganun. Kaya nagkakaroon ng delusion of grandeur. Kaya, sabi nga, ang aking ngayong, ano, anything na sobra, mali yan eh. Yes. Pasusobrahan mo yung pagiging religious mo, napapabayan mo yung pamilya mo. Kaya nga, di ba, may nagkomento na yung isang bahay ng opisyalis sa MGA na binuhos na lahat, wala nang linis-linis yung bahay nila. Wala na sila sa bahay, hindi na sila nakatutok sa bahay. So, sobra din yung kanilang ginawang ayun. Ngayon, ganoon din naman sa mga bisyo, ganoon din naman sa mga bagay. Kung sobra, masama. Pero dapat, in moderation lang tayo. Ganoon ang dapat. At mas maganda, magtiwala tayo sa science, sa logic, dahil wala namang, nakita na natin yan eh. Walang power yung nagagawa yung kahit ano pang panalangin mo. Ang pinaka-ebidensya yan, nung COVID eh, yung COVID-19, daming reliyon na nalangin nun. Lahat ng reliyon yata nalalangin, pati MCGI, lahat sila nalalangin eh. Pero hindi pa rin hindi rin ito na got, at saka marami rin namatay, diba? Saka lindol yung Yolanda, ganun. Kasi kung may Diyos man, di ba, parang hindi siya nag-exist. Bakit kaya hindi na siya, ano, sabi nga ni Kuya Tanyo, bumabala lang siya. Sabi na lang niya, oy, mga tao sa mundo, ito ang iglesia na aniba ninyo. Di ba, parang i-announce lang niya, para wala nang away, di ba? Oo, i-announce siya sa YouTube or sa kung ano ba, di ba, para matigil na yung mga patayan dahil sa relihiyon, di ba? Tsaka, yung iba-iba naman ang mindset, sa Pilipinas, ang mindset natin dito, maka-Diyos. Pero mayroong mga bansa na hindi naman importante sa kanila yung pagiging religious, di ba? So, siguro sa atin dito, talagang default position na maka-Diyos. Pero may mga bansa na marami sa kanila, hindi naniniwala, tsaka hindi rin religious masyado. So, ganun lang ang akin. Basta, ako na lang ngayon, na observant na lang ako at mas in favor ako dun sa non-religious. Ganun. Yun ang sinasabi. Salamat. Ate Pechay, your turn.
Ano nga yung original ano question, benefits ng religion versus ano? Okay. Kasi ngayon ang pananaw ko na is more on agnostic atheism. Pero lagi ko nga sinasabi na hindi ko naman wish na lahat ng tao ay maging agnostic atheist or maging atheist. I don't want to live in a world na puro puro atheist. Meron talagang mga tao na mas fit sa kanilang magreligion. Bakit? Kasi they will function better in society kung meron silang religion. Kasi nasa genes ng ano yan eh. Nasa, tama yung sinabi, yun ang isang tama na sinabi ni Bess na hardwired ang tao na maniwala sa supernatural. So, dahil doon, ang pananaw ko, hindi mo maaalis ang religion sa component for human survival. Sa pananaw ko, kasi maraming ideas na naniniwala na you don't really need to have a religion for humanity to survive. Iba ang pananaw ko. I think na ingrained talaga sa psyche ng tao na maniwala sa sobrenatural. Ngayon, ang benefits ng wala kang religion is you will live within reason you will always practice critical thinking. You will even question your own theory, your own ideas. I think that's the one way to arrive to absolute truth. You always question something. For the disadvantages naman, tingin ko nagkakaroon lang naman ng disadvantage kapag yung religion ginawang extreme, naging extremist ka ng kahit ano pa, kay Christianity or Islamic or whatever. Pag ginawa mong extremist ka at fundamentalist ka, nagiging destructive ang iyong religion. Kasi ang mangyayari niyan, wala nang ibang importante sa mundo kundi yung gusto ng Diyos mo. Pag sinabi ng Diyos mo na patayin tong buong lahi na to, genocide to, wala ka nang wala nang ibang importante na sa'yo. Kahit na may bata, babae, buntis, mga matatanda, kasama sa lahi na yon, sinabi, i-eliminate. Kung sinabi ng Diyos mo na i-eliminate, yun ang gagawin mo. Yun ang destructive religion na tinatawag. So, maraming bagay na hindi maganda resulta ng pagre-relihiyon ng tao. Kasama na yung mga guilt tripping, mga cause ng unhappiness. Alam mo yon, yung palagi ka na lang not enough. Kaya nga nabuo yung concept na worthless servant eh. Kasi you always see yourself as worthless and never enough. Mm-hmm. Alam mo yon na kahit ano pang gawin mo, wala ka pa rin kwenta. At tingin ko napaka-destructive yon sa self-esteem ng isang tao, yung tingin niya sa sarili niya na wala siyang kakwenta-kwenta, kaya tuloy merong... Nawawala yung self-confidence. Oo. Kung kailan nag-reliyon, tsaka na-depress. Tapos sasabihin sa sermon, huwag madi-depress.
Eh, ikaw ang nag-ano eh. Ikaw ang naglagay ng depression sa utak ng mga tao na yan. Kung in the first place eh. Diba? Biruin mo, ipagbawal mo sa sandamakmak. Eh, ano, na hindi naman dapat ipagbawal dahil, ano, it's just part of normal living. Eh, gusto lang naman mamuhay ng tao ng normal. Ha, depress yung nasusupress yung liberty mo. Tapos, ang sermon pa, wag ma-depress. Doon magsisimula yung hindi nagme-make sense dun sa ibang mga nagre-relihiyon. Tapos, sisisihin pa nila yung sarili nila dahil nadidepress sila. Alam mo yun, doon, kaya doon pumapasok yung ano eh. Yung talagang sa tingin ko, yun talaga ang cons ng pagre-relihiyon. But, in essence, dapat ang religion is meant to give hope. It's meant to discipline, but not control. Like or slave, enslave. It's meant to discipline, but not enslave. Alam mo yun na. Marami naman mga tao talaga na undeniable na nabago matapos nilang quote-unquote enlightened, di ba? Kaya hindi lang naman sa Christianity, sa Buddhism may ganyan din eh. Mayroong mga na nawala ang mga vision nila. It's true, hindi mo naman madedeny na nakikita naman din na may mga tao talaga na napabuti dahil sa religion. Pero hindi lahat ng tao kailangan niyan para lang mag-function sila o maging mabuting tao sa sosyedad. So in my opinion, I think I don't need religion para mag-function ng mabuti or gumawa ng mabuti. Pero may mga tao, I acknowledge na may mga tao na kagaya nga ni Brad, sino yung kanina yung nagsalita na ano, wala siyang purpose kung wala siyang religion. Therefore, merong talagang tao na kailangan na necessarily to have religion para maging ano sila, maging functional. So I don't really judge those people. Yun talagang ano nila. But ang sa akin lang, pag ginawa mo na yung devotion, sarili mong devotion, i-push mo sa ibang tao, doon that's where I draw the line. Religious relationship should be private matter. Hindi mo nga dapat yan i-push sa mga anak mo eh. Let them develop their own spirituality or non-spirituality. Yung control lang talaga yun. Yun ang ano ko na hindi ako ano pabor. Okay. Yeah. Ang ganda. Yun nga, yung mga KNC, di ba? Automatic, babautismohan kahit di naman lang gusto. Napipilitan sila. Next, Kuya Talong. Katulad ni Ate Pechay, ano rin ako, agnostic atheist din ako. And the way I see religion, it's like a hobby or personal entertainment. So parang harmless siya. Hobby mo lang sumamba, makinig ng Bible study, magbasa ng Bible, or ng Quran, whatever holy book you're following. Parang ano pa lang, parang association kayo ng mga fans ni Harry Potter. Parang that's how I see religion eh. Pero it's harmless. Pero ang yung pinupunta ni Ate Pechay is yung magiging extremist ka. Yung magiging fundamentalist ka. Yung ipapwersay mong isubo yung paniniwala mo sa iba. Or magiging public policy mo yan. Yung parang ginagawa ni Manny Pacquiao nung senador siya. Yung paniniwala niya, ina-apply niya sa
policy making. That's where I draw the line. Yung parang similar din kay Ate Pechay. So, inyong ayoko. Inyong parang disadvantage of having a religion. Yung ini-insist mo siya sa ibang tao na hindi naman nagsasubscribe dun sa paniniwala mo. Parang it same goes with atheism. Eh. Parang ako, I don't really force my relatives and my friends na maging atheist kayo dahil wala namang ebidensya yung pagiging religious niya. I don't force that. Eh. Parang I let them be an agnostic atheist on their own. Yun yung ano ko eh. Parang, yun yung, pero may advantage din ng pagiging religious. Dahil since sa hobby siya, so may mga kasama ka na, kaparehas mo siya ng hobby, nagkakaroon ka ng network, nagkakaroon ka ng community. So yun naman yung advantage na yun. So, but, pero yung main disadvantage nun is yung ano eh. Yung nagiging extremist ka eh. Yung, yun yung ano dun eh. May tendency yung mga tao na maging extremist in some aspect or they're trying to force it to other people. So, yun lang. Yun lang yung ano ko. Yung take ko dyan. Anong gain mo sa ano atheism? Gain ko sa atheism? Ano? Freedom din ba? Freedom, mas logical ako. I demand evidence before ako maniwala. I become more humble. Yun yung akala na iba, pag nag-80s ka, magiging arrogant ka. Hindi, it's the other way around. The more you know, the more you don't know, no? Oo, exactly. Nawawala yung Dunning-Kruger effect ko because of my atheism. So, as long as may evidence, nadidisprove yung dati kong paniniwala. So yun yung advantage ng pagiging atheist. Salamat sa Diyos. Oh, Rain. Go away. Ay, Rain. Okay. Ako ayokong i-label yung sarili ko kasi both may advantage sa akin eh. First sa religion, parang bang ano siya, nag-i-emphasize siya ng mabuti. Parang, I mean, parang ba siyang ini-impose sa'yo na gumawa ka na mabuti. Alam mo, dahil nga kay Best, tsaka of course, weekly homilies, ano eh, parang mas naging ano ako sa mga tao. Maganda yung approach ko sa mga tao. Yun lang sa religion. Pagdating naman sa secularism, ayoko nang i-label kung atheism or what. Yung sa secularism naman, more on talaga sa empiricism. Nagiging mas empirical ako yung sa evidence. Yun. But sa religion, sa is most likely ano siya, para bagang kumukuha lang ako ng truths, ng mga katotohanan sa kanila, apply sa buhay, no. Ganun lang. Very basic. Okay. Ave Maria. Aldred, what's your take? Almost the same din. Halos pareho lang din ang sinabi mo, sinabi ni Ate Pechay ni Kuya Talong. So dadagdagan ko na lang. Yung gain siguro is yung pasensya na sa background ha, parang mayroong nagbabaray na sa background ko. Ewan ko lang kung natitinig. Wala naman. Wala ba? Okay. Yung camaraderie, kasi importante yun eh. Pag ikaw, loner ka, yung hindi ka masyadong makihalubilo ba, tama ba yung word, sa ibang tao, malaking bagay yung nagagawa ng religion kasi nabibigyan kanya ng community, tribe, parang security blanket mo para pag may problema ka, may mga kaibigan ka na pupuntahan. Ayun, same camaraderie. Pero kasi may condition siya eh. Doon ako na turn off na as long as you agree with them. As long as you agree with the system. Eh dumating sa pag hindi na masama ka na. So yun yung benefits tapos at the same time yung kasi ngayon more on ano ko eh, sa side ng agnosticism. Ayoko muna mag-religion. Sa ngayon ha, ayoko kasi magsabi ng tapos. So sa ngayon ayoko dahil nga nakita ko yung benefits eh. Nawala yung entitlement. Nawala yung pagiging self-righteous. Tapos nagkaroon ako ng awareness na pag ang lagi mong kausap mga dita bak, nagiging makitid ang utak mo kasi puro yun at yun lang din yung topic nyo. Hindi kayo makapag-topic ng iba kasi bawal. Iba ang diwa mo. So may mga ganun. Saka yung naibalik ko yung critical at pagiging logical ko sa kung paano ko mag-isip. Tapos nagkaroon ng self-regulation. Naging independent. Hindi na rin ako, kumbaga I'm no longer afraid to disagree or criticize the system. Yung mga ganun bagay. Dati kasi akala ko pag nagpapasakop ka, yung pagpapasako, pagiging sunod-sunuran, parang kababaan loob.
na-realize ko, it's not a sign of humility. Parang false humility siya. It's a sign of idiocracy kasi ginagawa ka ng uto-uto. Wala ka ng pag-iisip. Gawin mo to, gawin mo yan. Ito yung bagay na makalulugod sa Diyos. Pag hindi mo ginawa, ganito mangyayari sa'yo. So, na-time yung pananakot, na matinding pananakot. Na hanggang ngayon, even kailan ba ako nag-stop? October nag-stop ako eh. So, I still live under the shadow of MCGI. Yung pananakot na tumatanim sa akin na pag mayroong nangyayaring hindi maganda, naku, baka totoo yung sinabi na sinusumpa. Merong ganun. Na hanggang ngayon, gusto ko mawala yun. Ang hirap. So, kung may tutulong kayo, paano ba mawala yung ganung bagay na minsan natatakot ka kasi at may ganito, baka nga totoo na sinusumpa. So, yun, gusto ko mawala yung psychological manipulation na yun na itinanib sa akin. I mean, since 2000 kasi ako ka-anib eh. So, isipin mo gano'ng nakatagal yun, 23 taon na ngayon. Diba? So, ilang months pa lang naman akong hindi umaattend. So, yun. Umpisahan mo sa ano, umpisahan mo sa pagkain ng Jollibee. Ah, inuumpisahan mo na nung nakita ko yung ano, yung hindi naman siya halal. Tapos, sige, umpisahan na natin to unti-unti para mawala yung fear. Dati mo ba kayong manggagawa? Hindi naman. Dati kayong manggagawa, brad. Yeah. Ano lang, officer, GS. Officer, okay. Oo, oh, GS. Kasi mas, tapos, ano, mas malalim yung pagtatanim niyan sa mga manggagawa. Mas malalim yung sa part namin. Ah, hirap naman. Kasi naaralan kami, nakita namin si Bes ng mukhaan, sa aralan nakikita namin siya. Kaya ang hirap tanggalin yan. Yung first 3 years ko, napakahirap. Hindi ako kumain ng bawal nung panahon na yan. And I still searching for the truth. Hindi sila ako kumain. Yung 3 years na yun, from 2011 up to 2014, talagang inaano ko yan. Pero ang ano ko lang sa'yo, Brad Aldred, set aside mo na lahat. Huwag mo nang balikan. And find the peace na pinangako ni Christ. Kasi may peace eh. Sa MCGI, wala kang peace. Hanapin mo yung peace. Yun lang ma-advise ko sa'yo. Pag nahanap mo na yung peace, nandun ka na. Mawawala na yung takot mo. Kahit sa pagta-travel, minsan natatakot ako eh. Kasi nalala ko nung year 2000, nung binodoktrinahan ako, dahil gusto ko nga mag-back out noon, dahil nga, I love movies eh. Nakwento ko na to kay Brad Oli na mahilig ako mag-sine. Tapos ang pinanakot sa akin na, hindi ka pwede mag-sine. Ganun ba, pwede bang i-delay muna? Hindi muna ako haanib. Tapos ang sabi sa akin, naku, alam mo ba, dati meron dito nagpa-doktrina, hindi siya tumuloy. Kasi inuna niya yung pagparada sa piyesta, parang ganun. Nasagasaan sila. Tapos namatay. Yan yung mga panakot niya eh. Yan yung mga panakot na namatay. Nagsigrasya, nalunod. Yan ako nadami. Kaya naanib ako. Sa ganyan ako nadali din nun eh. Nung naanib ako. As long as na ano ka, Brad Aldred, as long as nabuhay ka, that's a testament, that's a living testament na mali ang MCGI. Because you're still alive. Buhay ka pa rin. Pero natatakot pa rin kasi ako minsan na... Ako, aminin ko sa'yo, Brad Aldred, ha? Brad Aldred, late bloomer ako sa lahat. Hindi ako nakapasok ng sinihan. Because naanib ako, 16 years old. Wow. Hindi ako nakapasok ng sinihan. Nung pumasok ako sa sinihan, wala akong kabakaba. Pumasok ako, nanood ako. Yung mga sinasabi ni Bes na kawalang hiyaan sa sinihan, di totoo. Walang ganun. Kung sa sinihan kang disente pupunta... Oo, kung sa disente ka sinihan pupunta, pupunta ka sa Dilsen Cinema o kung ano-ano dyan, siguro sa malamang. Sa Isital. Nako, kaya po. Oo, mag-SM ka. Diba? SM Cinema ka. Isital. Bandang huli. IMAX. Okay. Ang bandang huli pala, ang gusto ni Bes, panoorin yung pelikula ng pamangkin niya. Sa sinihan diba? Din pinalabas. Double standard. Double standard. yun lang masasabi. Hanapin mo muna yung peace. Hanapin mo yung kapayapaan. Okay. Dire-diretso ka na dyan. 23 years, oh. Makamove on ka na. Siya yata pinakamatagal. Siya ba pinakamatagal? 21 ako eh. Ikaw, Zoro. 22 ako eh, 22. Uy, 22. Si Aldred nga, pinakamatagal. Oo, nagtira ako sa ano eh, sa palit eh. Kaya nakikita ko na mukhaan si Lone Warrior at si KD na. Diba? Si Lone Warrior. Ay, si Lone Warrior. Late, mas matagal. Late 90s.
Oh, bali ilang natira din ako ng apalit. Natira din ako ng Central. 19 ako eh. Ilang years ka po, si Pechay? 20? Na... 1? Na naanib? Apo. 19. Ah, okay. Si Lord, ako, sa Nona. 18 ako. Oh. Ako... ako, ano pa ako nun eh, yung parang minor pa. Parang, kasi nakita ko yung transition eh, yung teksto, yung nalipat sa pagiging CD na lang, ganun, nakita ko lahat yun, yung transformation. At talagang ano, sabi yung kagaya yung sabi ni Red Soro na magrabe yung pagkatanim talaga pag matagal ka na na, lalo na pag kinumit mo talaga yung sarili mo kasi once kasi ano kasi mga member na member lang pero sabi nga daluwi, di ba, may ganun. Pero pag kinumit mo yung sarili mo na talagang all out ka, eh talagang matindi ang ano sa'yo nun. Tama kapag ka, nalaman mo na lang one day na hindi ka na pala MCG. Mataas kasi yung expectation sa atin nun. Oo, ganun po. Kaya ano, ang nagtatry naman tayo ma-meet yung expectation na yun. Ayan. Puro mga kabataan pala tayo, halos lahat nung naanib tayo, no? Kaya ganun katindi yung naging ano sa ating psychological effect. Ito, meron sa comment section. Si Nobody Knows. Ako, dating regular worker, late 90s. Late 90s ka ba naanib? Ayun. Sana makakasama ka namin dito. So, nandito si Cool Lang. Cool Lang, hello po. Happy po, salamat sa juice. Sali ka ba? What's your take? What's your gain in joining a religion? Or do you prefer having no religion? Good afternoon, guys. Pag-iising ko lang. ako? Mm-hmm. Ewan ko, nung pagpasok sa religion, parang kumuha ko ng malaking bato na pinukpok sa ulo. Yung pakiramdam ko. Honest lang ako. Siguro, ang gain ko, yung pros naman, pero nakarinig ako ng mga aral na, syempre, in fairness sa mga kaibes, talagang malalim na salita ng Diyos. Diba? Wala nang mga kapagano. Talagang maalam siya sa Bible. Eh. Yun yung mga, kasi, kung baga casual reader lang naman ako dati, kung baga mahilig lang sa bagong tipan, pero nung kay Bess, mas in-depth yung analysis niya at explanation na na-appreciate ko naman. Pero aside from that, wala eh. Yung sabihin, nagkaroon ako ng mga kaibigan, pero wala naman totoo. Illusion lang yung samahan namin eh. Tsaka nakita ko rin yung kulay nila kapag may nasususpindi. Parang ang tingin nila, kain na, hindi ko maintindihan. Nung na-witness ko yun, parang nag-ano sa utak ko, kung ganun yung treatment nila sa isa, hindi na nakagulat na ganun yung magiging trato nila sa akin. Just in case na sumutlay ako. Kasi, kumbaga ang tingin nila, dapat parang, ewan ko ba, parang napaplastikan ako sa samahan. Para bang nakakita ang mga ipokrito. Sa totoo lang kasi may kaibigan, itong mga tropa ako sa labas, tsaka may mga naging kaibigan ako sa loob. May kinocompare ko. Kumbaga, napaka-ipokrito nung nasa loob para sa akin. Ha? Para bang hindi sila nagpapakatao na parang dinitinay nila yung pagiging tao nila. Siguro, isa pa yun, tsaka yung pagpasok ko sa iglesia, parang binenta ko yung pagkatao ko. Para lang ma-please yung mga sila Bes, mga KNP, yung mga kapatid. Naging pleaser ako eh. In short, hindi ako naging totoo na feeling ko parang wala, parang yung sarili ko mismo binagsak ko na nadali pati self-esteem ko. Nagkakaroon ako ng problema, hindi ko naman sila masabihan dahil gustahan ka lang, imbes na tulungan ka. Parang ngayon nagsisink in na sa akin lahat na parang naiintindihan ko. Ngayon na hindi na ako active, na nakikita ko na maliwanag kung anong klaseng samahan namin dati, na wala naman pala talagang kwenta. Illusion ko lang yun. So tsaka yun, tsaka yung pag-alis ko sa iglesia, siguro yung, hindi pag-alis ha, medyo lalo ako ngayon, na mas realistic ako sa lahat na nangyayari sa akin. Unlike dati, parang pinagpapa sa Diyos ko
na parang inuuto ko lang yung sarili ko na kalooban ng Diyos to, na ayaw ng Diyos to. Pero ang reality is ako gumagawa ng buhay ko eh. Kumbaga lahat na nangyayari sa akin, ito yung resulta ng actions ko, tsaka decision sa buhay. Yan, so, yan ngayon, ang tawag dyan. Ano, self-accountability, which is correct. Good. Wala, ayun, isa pa yun, sis. Yung isa sa mga kasala, isa sa problema ng mga ditapak, wala silang accountability. Palagi nilang pagsubok ng Diyos, na hindi kalooban to, na hindi ko ma- ano pa to, parang ang weird to naman ng ano na, hindi na normal na tao to eh. Sa totoo lang, kaya mas problemado pa yung mga kapatid sa loob dahil naapektuhan yung mental health tsaka emotional health nila. Kasi hindi healthy talaga yung samahan. Ako, naawa ko sa mga nandun, nakikita ko, na especially yung mga active, na para bang, ewan ko, parang detached sila sa reality. Anyway, sana magising sila. So, yun lang sa akin. Parang, ewan ko, kung ano, kaya hindi ko ma-recommend sa mga pamangkin ko na pumasok eh. Hindi ko maaka yung family ko. Dahil ako mismo, nakita ko kung ano talaga sitwasyon sa loob eh. At saka yun, ang daming red flag sa loob. Yung bang kailangan, ikaw yung laging mali. Okay, tama naman. Sige, nakasulat sa Bible yung isa kang aliping walang kapuluan. Oy, kick. Anggap ko naman yun. Kick. Dahil nakasulat sa Bible yun. Verbatim, di ba? Pero ang hindi ko mag-gets, bakit kapag yung mga KNP may mali? Hindi, kumbaga, bakit yung mga KNP sila best sa KDR? Bakit ang kataas ng tingin sa sarili? Tapos yung mga mas bababa sa kanila na worker, na laging lang pinagmumukhang tanga. Ito napapansin ko, observation ko lang. Pagkasama yung ng KMP to worker, para bang ang gusto nila palagi, yung worker, nagbapaw down sa kanila. Na parang pinagmumukha nila sa worker na wala kang kaliping, wala kang kapuluhan pa. Kumbaga kahit anong gawin mo, ikaw pa rin yung mali. Wala, red tag sa akin yun. Napaka-weird. Kumbaga parang ito ba yung kapatiran na parang magpapanginoon ka sa kapatid? Tsaka piling mo mas angat ka. Tapos nagtuturo kayo ng yung leadership. Kalokohan sa akin yan. So yun lang. Mas masaya, mas magaan puso ko ngayon eh. Kasi unang-una, di rin ako nagigilty. Kagaya na sinabi ni Aldred na yun nga, baka may mangyari sa kanya. Ako hindi eh. Kasi unang-una, wala akong laban sa Diyos. May laban ako dun sa taong namamahala at sa sitwasyon ngayon na hindi ko matanggap. Sa Diyos, well, nakikita naman ng Diyos yung puso ko eh. Wala akong laban sa kanya, wala akong ano sa aral. Tsaka unang-una, at then of the day, just pa rin naman tinitingnan ko, wala pa kailan sa ano, tao-tao na lang yung FGGI. Parang naglulukuhan na lang sila, lalo na kagabi. Nakakatawa nga yung paksa eh. Yung ibibigay ang buhay, na halatang-halatang hindi naman talaga willing mamatay si KDA pa sa mga ditapak eh. Ngayon, ang definition niya ng ibigay ang buhay sa gawain na. Wala, bullshit na yan. Ewan ko sa kanila, good luck sa mga nasa loob. Kung masaya kayo dyan, stay kayo. Pre-labor na naman para doon sa, ano yun? Equestrian. Oo, may equestrian pa, tsaka golf course daw. Diba? Bulag na nga yung mga, sa bagay golf ako course? Tinder eh. Oh, golf course. Gumagawa ng golf course? Golf course, bro. Golf course na yung gumagawa. Hindi ba yan? Golf course siya ngayon. Matindi. Magpapakayo siya ng golf course, di ba? Sa mga ka-business niya. Para so, sa bagay yung mga ditapak na business na nga eh. Business man talaga. Ako sa bagay naiintindihan ko yung mga ditapak na pinagtatanggol siya. Kasi sa totoo lang kung buhay si Best ngayon or 2019 or 2020 or January 2021 ngayon, definitely kaaway niyo ako. Dahil nga ano eh, tulog yung loob ko dun eh. Naiintindihan ko, sana magising sila. Tsaka kalokohan, ayaw niyong gumamit ng ayaw niyong maging critical thinker yung mga member. Napakalaking red flag sa akin. Pass na ako pagdating sa ganyan. Bahala na sila sa buhay nila. So yun lang sa akin, mas okay ako nang walang religion. Mas payapa yung isip kakapuso ko. Kaya kalokohan na pag umalis ka. I agree. Same. Kaya yung mga umaalis, kaya lang naman nade-depress kasi natanim sa utak nila na kapag umalis ka, pariwara ka na. So hanggang, ano kumbaga parang nung umalis sila, siguro dala-dala nila yun, no, masyado nilang dinidip, tsaka yung mga natiwalag or nasuspindi, lalo silang nagpakasira. Diba? Oh. Kasi yung tao mismo may pagka-rebelde rin eh. So yun, siguro parang nasira lang, kumbaga imbis na mapabuti ka, napasira lang yung buhay. Ang term nila dyan, napahamak.
So, yung payapa buhay mo nung hindi ka pa na-anib, nagulo lang nung umalit ka. Lalong gumulo utak mo, kung ano-ano iniisip mo, na-conscious ka palagi, nagalit yung Diyos sa'yo, napipipis mo yung KNP, pipipis mo yung worker, pipipis mo yung officer, kabuhon siya ng lahat. Tao-tao, hindi sa Diyos. Totoo yun lahat ng sinabi mo. Totoo yun. Tsaka hindi ako dun sa sinabi mo yung about sa KNP, di ba? Yung napansin ko kasi may, naging GSS ako dati, no? Share ko lang. Naging GSS ako noon. Tapos, tuwing meeting, itong isang KNP, lagi niya pinapagalitan yung mga ano, yung mga workers, especially yung DS. May one time na pinagalitan niya yung DS na parang ang weird, no, na pagalitan mo yung DS na parang yung DS, kilala ko yung DS, eh, mabait naman yun, pero yung the way na pinapagalitan niya yung DS, parang ano ba to? Ganito ba yung tinuturo sa atin? Yung maging parang naging na umaakto na parang boss yung KNP na yun. Parang for me it was really weird na kasi bro, they were acting like lang that. Yan eh. Gantihan lang yan. Si Brad Eddie, bubolchakin sila. Yung KNP, bubolchakin yung worker. At yung worker, papawi ito sa isang member. Alam mo, inamin ni Brad Eddie. Networking ng bolchakan. Ngayon, bawian natin sila. Speaking of toka-toka na yan, alam nyo ba yung mga worker dyan, lalo yung mga zone servant tsaka district servant, pinag-i-issue ng cheque. Oy, puta, para ma-hit yung mga alam pinag-i-hit yan. Yung para ma-hit yung mga target. So target sa mo sa distrito mo 30,000 sa distrito mo. Issuean mo ako ng cheque, hihingin ng KNP. O ganitong pecha ha. Last call. O may pondo wala, ipapasok ko to. Ayun, tumalbog yung cheque ng DS. Tumalbog yung cheque ng DS. Anong kalokohan yan? Para kayo may patago. Bakit yung pag-i-issue ng cheque mga CS dyan tsaka DS dyan? Ano kayo, hilo? At saka bro, may kakilala thank you pa mga financing ano ah. Kaya ginagawa financial institutions ah. Kaya ginagawa niyan dati noon pagka mag-due date na. Paraning na yung mga worker tsaka officers ang gagawin namin yan. Magbabahay-bahay na yan. Meeting yan, mga 2 days. Suyod. Ang tawag doon, suyod. Susuyurin na. Yung tawag doon, bahay-bahay na yon. Talagang hahanapin na yung mga kapatid na may kakaya ng mga 2 days. Witness ako dyan. Totoo yan. Totoo yan, Kuya Del. Hinahanap namin yung mga mayayaman na kapatid. Pinapaabono ulit namin na, bro, baka pwedeng saluhin mo na itong 15,000. Ganyan. Kasi alam nyo, doon ako dyan. Sa inyong abuloy, sa puso. di siya abuloy. Pa-target yan. Pa-target sa concert. Pa-target sa spot niya. UNTV spot. Di abuloy yan. Grabe nga yung mga yan. Ilang CS ko ang natalbugan ng cheque dyan. Hindi lang pang pera kahit kapataan. Ang problema yung TNP ang sarap ng buhay. Tsaka si Kuya. Tsaka si Madam Arlene. Walang mga problema. Pero yung mga worker pababa, stress. Sila yung pinipressure eh, yung mula sa district servant pababa. Yung sinasabi ni Brad na yung balljack na, speaking of balljackan, naku, pag nakadaluan ng meeting ng mga workers, talagang masakit. Pinapahiya. Pinapahiya sila. Mo talaga, hindi pa pwede. Hindi yung pagkapahiya. Natisod ako dyan. Kuya Adel. Kuya Adel, di ba noon nag-aaralan ang talagang balljackan noon sa aralan. Pero pagka yung inilabas na sa as prayer meeting or in worship, di ba yung prayer meeting tsaka worship noon sa chapel pa? Aralan yun actually . Ang mga unang nakakarinig noon yung mga manggagawa, nagmamanggagawa. Doon talaga nagkakaroon ng balljackan. Tapos pagka ni-release na yon as PM or CD WS. Na. Malinis na 'yon. Wala na 'yung sanitized. Hindi na nakalagay 'yung mga doon, pero mayroon 'yun. Ayun oh, adjective. Ang problema sa atin, ang problema sa kanila, kapag pumalag ka, tisod ka o masama 'yung mata mo, ginagamit nila 'yung salitang tisod at saka hindi nagpapasakop para hawakan kanila sa ilong. Ang gara, kumbaga parang hindi normal 'to eh. Kumbaga parang pinapabagsak mo yung self-esteem ng tao, wawasakin mo talaga siya.
Tapos, kumain yung style nila, galit-galitan sa'yo para ibagsak yung sarili mo. Tapos, sisitasan ka ng pagpapakumbaba, bla bla bla. Tapos, ayun, binenta mo na yung kaluluwa mo sa kanila. Ah, eto, may kwento ako nung GCOS pa ako. Kasi may lokal na nag-GCOS ako, pero yung mga membro doon is matatandang kapatid na. Merong kapatid doon na sobrang tanda na, pero mayaman. Kasi yung lokal namin doon sa province, parang palaging nagpapa-feeding sa, alam mo yun, yung kulungan, mga nakakulong. So, parang pinapakain din nila yung mga pulis doon. Parang weekly na yung panghihingi nila ng pera pang project at saka pang gawain, yung matanda. Eh, syempre parang, uy, bakit yung parang naisip na mata, uy, bakit palagi na lang sa akin humihingi ng pera sa gawain? Parang ganun. Kinausap niya yung worker. Tapos parang ginil trip siya eh, para naman daw sa gawain. Eh, parang naiinis na yung matanda kasi weekly na siya hinihinga ng pera. Tapos, dapat consistent yung value na binibigay niya. Eh, pala, yung binibigay nun is 5K to 10K eh. Parang palagi na siyang pinupuntahan para daw sa gawain. Eh, total matanda na daw siya. Tapos sinabihan pa talaga siya na itigil na yung maintenance. Tapos mag-ano na lang yung pera. Pang, oo, tigil yung maintenance kasi hindi naman daw papabayaan ng Diyos. Wow. Ipang gawain na yung pera. So, yun yung ano. Tapos nakikinig ako noon kasi nag-duty ako sa GCOS. Tapos inaalalayan ko din yung mga kapatid na hindi nakakalakad, naka-wheelchair. Tapos yun, hinihingan ng pera yung mayaman at matanda. Porket, sabi nga nung matanda, porket may pera eh, ano yan, galing yan sa mga anak ko sa ibang bansa eh. Alam mo yun, imbis na panggamot niya, parang binabawasan pa yun. Tapos gusto ng worker, eh, fully na yung ibibigay niya para sa tungkulin. Huwag na daw siya mag-maintenance. Naku, galit na siguro si ano, si Totoy Bibo niya kasi puro ang ending nun, galit na galit din yung matanda. Oy, tapos, ayaw ni Totoy Bibo na na-expose yun, ano nangyari talaga. Ball-jack na maigi natin si Totoy Bibo nito. Tumigil na yung matanda sa pagbibigay kasi naaabuso na siya. Tapos nagagalit na din yung mga anak niya na hindi kapatid na nasa abroad. Buhay pa to, sis Mad? Apo, buhay pa. Eh ano na, di na may nahirapan na nga lumakad eh. Tapos parang inatake yata ng arthritis nung nakaraan. Tapos sabi nung worker, yeah, yung dapat bigyan ako, eh. Sabi ba naman, yes, inapalo daw yung matanda kasi di nagbibigay, di na daw nagbibigay, di na daw tumutulong sa gawain. Kaya palang magbigay ayon sa pasya ng puso, no? Maano sa maano sa mata namin yan noon, mga worker kami, ano sa kumaga apple of the eye namin noon yung mga ano, may mga may kaya. Pag may yabang ng mga ano kasi eh, dito kasi sa doon kasi sa Mindanao nung sa province, parang uso doon yung ano eh, yung magmomotor yung mga worker, yung mga nagmi-ministry. Parang kukuha sila sa abulo yan, parang dinador to door na nila yung mga kapatid na mayayaman. Tapos niyayabang nila yung ano, kasi may nakausap kasi ako yung guy, yung ditapak, niyayabang niya sa akin, uy, ano daw sa tungkulin yung matatanda, kasi nagbibigay daw ng malaki. Pinakamalit na daw yung 10K, ganun. Tapos, nakakain pa sila ng libre din sa bahay ng kapatid. Tapos, binibigyan pa sila ng panggasolina, niyayabang nila yun. Tapos, tango-tango na lang ako. Tapos, alam mo yun, yung pera is para sa gawain, hindi naman para sa kanila. Pero, parang pinupuri nila na, oy, kami palagi kaming nakaka-dilihensya dun sa mga matatandang kapatid. Niyayabang pa nila. Sis Mats, hindi yung pa nakikita si Brad Resty. Kapag nakita mo si Brad Resty, napakabait pa ng mga worker na yan. Mahiyain pa yan. Kung nakita mo kung gano'n siya maningin. Sa amin yan eh, ano. Mga war freak din eh. Kasi before ako mag-exit, nakapag-bardagulan din ako sa group chat namin. Which is hindi naman siya related sa abulo yan o sa project, pero related din siya sa ano, equipment doon sa local. Oo. So, diba, ano? Sa Hanggara, no? Hindi ba bumili ng lupa sa QC para sa 1,000 years na drama na yan? O paano na yun? Ang laki ng ambaga ng mga kapatid doon. Eh,
yung kidnap na eh. Sa QC yun. Sa QC yung binili. Yung bin, sinabi ni Brotelli yun eh. Yung gumawa pa, itatayo yung 1,000 years. Ang laki nung ng lupa eh. At ang laki nung ang bago. Iba yun yung ano, yung tower na ginagawa sa PhilAm. Yung ba yung ginagawang tower sa PhilAm? Siguro. Hindi ko lang alam kasi kung ano. Kasi hindi biro ang lupa dyan ha. 100 million yan. Na doon daw sa Mindanao, eh, bibili daw ng malaking lupa, tapos tatayuan ng parang village para sa mga kapatid daw naman yung hirap. Ilang weeks yun miniting ng BS namin kasi officialis pa ako ng lokal nun, ASEC. Tapos ang nangyari, nung mga after a month, parang asa na yung ano, yung pa-project ni Kuya na papatayuan daw every distrito ng Mindanao, papatayuan daw ng parang MCGI village. Tapos ano, wala, hindi daw nangyari. Tapos feeling ko ang laki din ng binigay or binagsak nung ano namin, distrito namin para doon sa pambili ng lupa na yun doon sa Mindanao, which is hindi naman nangyari. Kasi hindi, MCGI village eh nag-aalisa na nga sila sa inuupahan nila diyan. Wala nang pambayad ng renta, MCGI village pa. Oh, mag-MCGI village. Nagsasara na nga yung mga lokal niyo eh. Sana. Sasara na yung mga lokal nila dyan. Sa lokal namin, ano na siya, dinonate na siya nung kapatid ng kapatid, pero hindi kapatid sa iglesia. Tapos yung ibang lokal naman is donation. So parang feeling ko, dalawa na lang ata doon sa distrito namin yung lokal na inuupahan. Pero nung pandemic, hindi na hinulugan. So, yung mga ano na yun, yung malalaking inuupahan na lokal, ano na, wala na. Dissolved na. Maliliit na lang na donation, donated na lupa. Okay. Wait lang. May comment. Si Nobody Knows. Broccoli, ask ko lang kung ikaw ba yung kasama ni Jane Angela sa remitan sa Apalit. Parang familiar po. Hindi po ako yon. Si Aga Mulak po yon. Hindi, kasi hindi ako nag... Hindi ko nakasama si Christine Angeles. Okay, so ano, balik muna tayo dun sa topic natin, no? Sino yung... Saan yung maingay? Pamute nga muna, guys. Oh, yon. Nawala. Okay, so... Ang tingin ko dun sa napag-usapan natin, parang mas marami yung... nasabi natin about being within the religion. Nagkaroon ng ano, worthless servant mentality, nawala ng freedom, nawala ng logic, nawala ng critical thinking, naging self-righteous, nagkaroon ng fear, gumagawa ka lang out of fear, tapos lahat ng gagawin mo para sa Diyos. Nawalan ka ng sarili mong mga decision sa buhay. So parang na-outweigh yung with religion ng no religion. Of course, may mga exemptions. Ayan, si Soro saka si Unlucky Gold na gusto pa rin ng religion. But it's still good for you. Sabi nga, hindi naman tayo pare-pareho. Ayun, okay. Just to make a point on that. Tapos may ipapresent daw si Brad Zorro. Teka, isi-share ko ah. Ide-debunk niya yung nangyari sa Bataan. Isi-share ko lang ah. 'Di ba, Brad Zorro? Oh, yes. Sige. Kasi ito. He was one of the survivors dun sa Bataan. Mga nalunod doon. Sige po. Oh, hindi ko nga alam na na-publish pala ito sa Philippine Star. It was in 2006, June 28. May sinasabi dito na ang mga naging biktima daw ng lunod doon sa Morong Town, 6 persons drowned while 3 others were rescued in the beach resort in Sitio Panibatuhan, a coastal village in Morong Town, on Monday afternoon. The youngsters were attending a seminar in a beach resort in Sitio Panibatuhan and went swimming in the turbulent waters of Morong Beach Resort shortly after they arrived from Manila. So, okay. Tama ba yung mga sinabi dyan dito sa
first two paragraph. Yung first statement. First statement, good. Pero hindi binanggit ano yung beach resort na yon. Morong Star Beach Resort po yun. Okay. Ang may-ari po nun, si Bess. Morong Town lang nilagay. The victims, the victims were members of the group Kapisana ng mga Kabataan tungo sa Kaunlaran, headed by Cesar Manalo of Bikutan, Taguig City. Walahong organization sa iglesia na ang pangalan Kapisana ng mga Kabataan tungo sa Kaunlaran. Iniba, no? Kapisana ng mga Kabataan tungo sa Kasakdalan, KKTK. Or Kabanalan, yung una. Huwag namang ibahin yun. Ba't namang Kasakdalan, ginawaan yung Kaunlaran? O Kabanalan, ginawaan yung Kaunlaran? Ano yung mga workers, ano yun, di ba? TBT? Hindi naman KKTK. Yes, take note. Take note, hindi po youth activity yan. That is team building of workers, mga manggagawa ng MCGI. Ide-debang ko lang dahil kasama po ako dyan. Senior Superintendent Hernando Zavra, Bataan Police Director, identified the victims as, I will not mention their names. Rescued were Valerie, Parades, etc. May mga mali dyan. Hindi Cantonia yung isa dyan. Mali yung surname na binanggit. The remains of the victims were brought to Funeraria de Leon for autopsy. Police said the strong undercurrent in Morong coastline facing South China is reportedly the cause of numerous drowning incidents in the past 3 years, including the death of 11 employees of a fast food chain whatsoever, kung meron man nangyari before us. The 3 days earlier, on 1-year-old baby boy, or I will not mention the name, in a barangay, okay? Gusto ko lang i-clarify na ito po, hindi ho ito activity ng mga kabataan sa iglesia, sa MCGI. Ito po ay workers team building. Hindi ko lang po maintindihan bakit po idininay dito at ang iniligay dito ay Kapisana ng mga Kabataan tungo sa Kaunlaran. Hindi ko rin po kilala sino po siya, yung leader daw. Itong Cesar Manalo, kilala ko to, taga Bagumbayan to. Although magkalapit lang yung Bikutan tsaka Bagumbayan. Pero iniba rin. May tanong ako, wala bang ano dyan? Nag-file ng case pala dyan, yung time na yan? Wala, wala nag-file ng case. Wala nag-file ng case. Nung ako'y nalunod dyan, nung nalunod ako dyan, ano, lahat yan workers po, Kuya Adel. Wala yung po kabataan nung dyan. Yung kamila ng biktima, nung namatay, kasi sila yung may rights na mag-file wala ng case. Ano dyan, eh. Yes, yes. Wala po ko narinig na nag-file ng case o nagbigay ng ano. Oo, yes. Wala po nagbigay ng ganon. At wala rin nagbigay ng insight. Wala nagsalita tungkol dito. Ako, lalakasan ko na loob ko. Isa po ako dyan sa mga survivor niyan. At hindi ko po tatanggapin na KKTK kami. Kami po yung mga manggagawa. At pinagpapasalamat ko rin, may nagpakita nito na ito pala nailathala sa Philippine Star. Inaano ko na lang yung ano, attention ng Philippine Star na mali po yung inyong input sa news report na ito. Yung mga namatay po, yung anim po na yan, puro po nagmamanggagawa yan sa iglesia ni Eli Soriano. May pangalan MCGI ng author yan, Brad Soro. Pa-scroll nga. Huh? Kasi yung pangalan Rick ng Sapno. Sa baba. Oh, yeah. Diba, oh, yan. Rick Sapno. AP. Ibig sabihin, Associated Press. Associated Press. I-tweet mo si, ano, si Rick Sapno or Rick DM Sapno. Mali. Yung Rick Sapno na yan, nag-rely lang yan sa ano, spot report ng PNP. Baka, tingin ko hindi pa siya nag-deep ano eh. Tingin ko hindi siya nagkaroon ng deep investigation diyan. Parang straight news lang yung tingin ko doon sa ano niya eh, sa ginawa niyang report based on the spot report eh. Kasi wala rin pangalan yung ano. Tingin ko influensyado yung ano investigador na reporter gumawa ng spot report na yan. Kaya hindi namin mention yung ano. Kasi kung magkakanda ka ng talagang ano diyan, deep investigation diyan, kasi hindi mo malaman yung ano, yung resort name nung ano, di ba?
nung pinangyarihan. Yes, yes. Tsaka yung pangalan nung leader daw, walang ganon. Hindi ko siya nakita doon. Ang namumuno dyan, nung panahon na yan, nagpatawag ng team building na yan, si Brad Don. Siya ang OIC ng Metro Manila. Nakita ko nga yan na namumutla na doon eh. Dahil marami nang namamatay. Nasa laot na kami. Awan ng Diyos, may sumagip sa akin. Hindi ko ma-recall kung siya ba'y local o kasama ko ring worker. Dahil nagtali siya sa sarili at nagsuot ng life jacket. Papunta siya sa direction ko. Kung hindi siguro ko na ano nun, kasama ako sa namatay. May lifeguard ba doon noong time na yon? Walang lifeguard po doon. So, yung po ang isang nakakapagtaka. Walang lifeguard. May nag-file ng case doon, ano? Yung mga hindi kapatid na kamag-anak. Yes. Yung nakita ko nga po roon, yung tumutulong po doon na sumagip, mga locals doon. Locals. Kaya lang yung mga bangka nila tumataob sa lakas ng alon. So hindi magamit yung mga bangka. Oo. Tapos nung ako po'y nandun na sa Pangpang, instruction sa amin, walang magsasalita, walang maingay. Pasok kayo sa bus. Napasok kami sa bus. Wala man lang akong check-up, walang medical check-up, nakainom ako ng maraming tubig dagat. As in, wala. Walang pakialam kung anong nangyari sa amin doon. Wala talaga. Binago niyo yan sa tao. Talaga dun sa ano, dun sa area. Kaya dapat talaga yan, may nag-file ng case doon para na-investigan na exposure niya. Binago niyo sa tao yan. Pinalibing ni Beng lahat nung namatay. Sinagot niya yung Beng. Yun ang hindi ko na alam. Mga taga West District ata ito ng mga workers. Walang balita. Tapos yung pasalamat, binanggit niya sa balit sa pasalamat yan na yung mga worker na namatay, sumasagip daw sa mga kasama nila. Kaya binasa niya yun, may binasa siyang talata na yun, basta. Napakadakilang pag-ibig, ibigay ang buhay. Okay. Yun, nakalagay. May binasa siyang ganun. Alright. Kaya ako sinasabi na pag-ibig yan, na ibigay ang buhay mo, di ko alam kung totoo yung sinasabi niya sumasagip pa, dahil lahat kami humihingi ng tulong doon sa mga nakikita ko sa paligid ko. Walang binigay na medical attention sa amin. Salpak sa bus. Walang magsasalita. News blackout. Okay. Tingin ko, yun na rin yung sinabi dun sa PNP na mga KKTK instead ng mga workers para medyo ma-lessing na sila mapahiya. Ganun ang sinabi. Technically, KKTK pa rin kayo kasi kabataan kayo. Pero parang may malis to dahil... May malis. Pinalitan eh. Manggagawa lahat yun. Manggagawa lahat. Saka hindi naman si Brad Cesar. Kasi kilala ko to si Brad Cesar. May picture pa nga ako niyan eh. Magkasama kami. Yun nga, taga Bagong Bayan to. Sa south ng Metro Manila. Walker yan, Walker? Hindi. Ano siya? Head siya ng quad nung sa south noon. Tambayan dun sa district office. Tapos siya yung tatay nung ano... Naalala niyo yung sinapian sa KDRAC, yung bata? Yung kinausap ni ano? Yung siya yung... KDR. Siya yung tatay. Pinalabas ni KDR yung masamang espiritu sa bata. alam mo kung sino yung ano, Diyos mo, mga ganun. Henry Ober. Although mabait naman to, naka-close ko rin siya, mapagbiro. Pero bakit parang siya yung naging fall guy dito? Ba't niya sinalo yung... Yes. Sinalo. Headed by... Hindi nga nabanggit dyan si Brad. Siya yung nanguna sa amin. Wala nabanggit dyan. Siya yung nanguna daw, headed by. No, hindi nyo nga... Para sagipin yung KNP. Tsaka yung Morong. Naalala ang pangalan ng KNP. Tsaka yung Morong. Mismo yung Morong. Kasi hindi pina-interview yung ano eh. Yung resident to ano eh. Yung resident hotel manager eh. Kasi pag yun ang pina-interview... Hindi malalaman kung anong resort. Bad publicity.
mapapublicize yung ano. Oo, bad publicity yun. Sa malalaman na Morong, eh, alam, Morong Star, eh, alam agad na kay Brad Ellie yun. Di ba? Naalala ko dati yan, nagkaroon ng suppression ng ano dyan, yung suppression ng news niyan na parang news blackout dahil at that time, mabalitaan din namin yan dahil ano, dito, dito naabot, kahit dito kami sa probinsya, nabalitaan namin yan. Pero ang nangyari niyan, dinowngrade yung ano, yung event para bang hindi siya malaking bagay, para lang ano. Tapos ang, meron kasi, hindi lang ito yung ano eh, hindi lang ito yung article na lumabas eh. Lumabas din ito sa ano, sa mga tabloid yung papel na ano. At ang sabi nga ni Bes noon, naalala ko, kasi meron ng aatake, tingnan nyo na ikayang iglesia na yan, hindi na ginagabayan ng Diyos dahil nalunod yung mga manggagawa at saka yung ano dyan sa busy resort. Eh, sabi, ang depensa ni Bes doon, eh bakit yung kayo, Katoliko, yung mga bis nyo, marami din naman nalulunod dyan. Para bang, ganun ang sagot ni Bes noon eh, naalala ko na parang dinideflect nga yung ano, yung mga atake nung, alam mo na, yung ibang mga iglesia din, naghahanap nilang butas kay Bes. Oo, yun. Tapos ano, yung iba-iba yung ano, iba-iba yung bilang ng namatay na nakarating sa amin. Uh-huh. Eh, sabi nila, anim, tapos meron din. Marami pa. Kasi may kakilala ako niyan, may kakilala ako diyan na yung kasama niya yung mga yan, kilala niya yung personal yung mga West District na worker yan. Sabi niya eh, ano na lang daw yan, yung mga matutuwid naman daw yan. Sabi nung sabi nung nakausap, matutuwid na daw, na-graduate na daw. Sa, ganun ba sabi ko, okay. Parang tinanggap ko na lang yun kasi ano, manggagawa yung nagsasalita, destino doon sa amin. Kasi kilala daw niya yan, mga kasama din niya sa aralan, taga West District ng Metro Manila, at mga mababait naman daw yung mga yun na mga na lunod. Ganun ang sagot sa akin yung worker na nakausap ko. So si Brad Soro hindi matuwid. Hindi pa kinuha. Yun nga eh. Oh, hindi, hindi pa ako karapat dapat. may isa pang storya si ano. Hindi, teka. Before that, so kaya lang natin 'to nilabas kasi it's been a while, oh, 2006 pa 'to. At wala nang nag ano, parang nakalimutan na 'to. Eh nakita ni Brad Soro tong link na 'to dito sa news na 'to. Sabi niya, "Broccoli, gusto kong i-explain 'yung nangyari kasi I was one of the survivors." So kaya lang natin nilabas 'to. Wala naman tayong masamang ano. Oh, thank you for the opportunity, Broccoli, kasi ito lang ang patunay kung anong klase ang iglesia na 'yan. Ito lang ang patunay. Hindi kayo nagtatapat. Sino 'yang mga pinaglalagay niyo diyan? Headed by sino 'yan? Kuwat 'yan, kuwat. Bakit niyo iibahin 'yung pangyayari? Anong kapisanan ng kabataan tungo sa kaunlaran? Tapos ang ano, sabi daw ni Totoy Vivo, ano, ikaw daw nagtitismis. Chismisin niya yung mukha niya. Sampal ko yung dyaryo na yan sa kanya eh. Sabihin niya, hindi totoo yan. Mali yung ulat. Ganyan kayo. Hindi nyo nga kami pinadala sa ospital para ma-check up eh. Diretso kami salpak sa bus, uwi. Oh, instruction, walang magsasalita. Ano ba naman kayo? Parang ginawa. Yan pa yung may pag-ibig. Hindi pa na-establish yung news and rescue. Yung rescue muna bago balita siguro. Baka dahil doon. Tulong muna bago balita. Ayun pa lang. Wala pang ganun. So, yung image agad ng church ang inisip nila, no? Yung imahe agad ng iglesia na hindi dapat madungisan. Oo. After nga niya nangyari yan, wala man lang tumawag sa akin, buhay ka pa ba, kumusta ka, dami mo na inu na tubig ah. Alam nila yun, pero wala man lang kumusta. Brad Soro, naalala ko kasi yung time na yun, ang mga cellphone pa niyan is hindi pa smartphone. Yan pa yung mga keyboard yeah. Na ano. Keypad. At that time na, oo, yun pa yung puso na cellphone, dati Nokia. Nokia. Yan, ano pa, hindi pa kagaya ngayon na meron ng video call, ganun. Eh, noon kasi, ano lang, hindi mo makikita yung kung sino tinatawagan mo. Kaya nga yung nakausap kong worker dito sa amin, ano siya, yung
alam niya, meron nag-text sa kanya na meron daw nalunod na anim na taga West District. Sabi niya, anong mga pangalan? Hindi rin niya alam kung anong mga pangalan. Basta sabi lang niya, matutuwid yung mga yun. Hindi masyadong kompleto yung ano, info na nakarating sa, hindi na, nakarating sa mga worker na nasa probinsya is merong bilang pero wala yung mga mismong names nung ano. Kaya naku-confuse din yung nakausap ko worker, sino ba talaga doon yung mga nalunod? Kasi ano, kaya nga sabi, buhay, kung may tumawag kay Soro, kung buhay ka pa ba, eh hindi alam ng mga worker kasi sinabi lang yung bilang kung ilan yung namatay at mayroong insidente na ganun. Pero hindi dinitalya kung sino-sino yung mga yun at hindi naman nagkaroon ng tribute sa apalit nun eh. Diba? Wala. Dapat sa dapat sa kalimutan na lang. O i-ano o para bang ano sinopress nila kasi at that time na naintindihan niyo 2006 yan eh. Yan ay kainitan ng labanan ng INC at ano at saka si Bes at that time. Oh, wala na si Bes diyan. Wala yan, na si Bes diyan. Nakaalis na si Bes. Mainit na mainit ang labanan niya noon na grabe yung ano niya. Kaka-focus lang doon lahat ang energy ng ano ng mga pero yung incident na yan. Nagkataon ano pala na, ako pinakabata diyan eh. 26 oh, 26 ter, ano ba to? 22 yung isa nasa early 20s eh. Yan, early 20s hindi late 20s. Eh ako panahon na yan 16 lang ako noon. 16. Tama ba? Ba't wala ka dito? Oo dapat, nga, mga ganun. Dapat nandito ka, rescued oh. Wala ako dyan. Hindi nila dyan. Alam mo naman sa loob ng NCDI. Na yan, dinala sa ospital. Dinala sa ospital eh. Ayun o, Gordon Memorial Hospital in Olonga po. Yung mga na-rescued na yan. Ako nga, siguro nakita sa akin na hindi naman ako grabe. Hindi naman ako ni-resuscitate. Yung kasi yung mga yan, nakita ko yan, nasa dalampasigan na, nire-resuscitate, inaano na nila. Tawag doon, resuscitation. CPR. Oo, mouth to mouth. Ako, hindi ako nagkaganon. Pinabaliktad lang ako, pinadapa ako. Yung ulo ko nandun sa mga buhangin. Idura mo lahat ng tubig, ha? Oh, okay na. Ganun lang ginawa sa akin, na, as in. Okay. Uwi ka na. Sakay na sa bus. Huwag ka maingay, ha? Dito nangyari. Wala ko sasalita. Lahat kayo, puro kabataan kayo, ha? Binabagong ulat. Pinapakinis para huwag mapagalitan. Whitewash. Eh, doon lumabas, bata, kabataan? KKTK? Ay, nako. Kaya naintindihan. Hindi naman, hindi naman ganyan first time nangyari yan, eh. Dahil long time naalala nyo nung pinikwento. But this was... This happened mid-90s, yung mga namatay na MMC. Nakwento na ba sa inyo yun? Yung oh, yes. Isang jeep na, no? Ganun din yun eh. Namatay lahat. Ah, nakasurvive lang si Wins, ano? Yung, tiga Bulacan. Nakapagulakan yata yun. Oo, yung after, no? Ayun, ano, yun, nagharana-harana sila nun eh. Yung bang harana-harana kay KDR. Sabi ni Brad Bird. Yung kinikwento ni Bert Miranda, yun. Yun yung time na yun. Sinopress din yung ano na yun. Sinopress yun. Si KDR. May ganon. Bagong ano pa si KDR. Nagalit daw yung Diyos, kaya daw, ano, kaya daw winanay yung van. Yun, ganon din lang nangyari dyan. Yung parang, ganon din, parang sinopress lang din, parang wala lang din nangyari. At, ganun, mahilig kasama yung anak niya doon, di ba? Ni Bert Miranda. Hindi sumama yung anak ni Bert Miranda dahil pinagalitan niya dahil bakit ka sasama niya? Gabing-gabi na eh. Ano eh, sasama sana kasi nagko-choir-choir din daw yung anak ni Bert Miranda noon. Winner din nga niya, pinagalitan yung anak niya. Huwag ka sasama dyan. Dahil ano niyan, wala na sa ayos yan dahil mga kabataan pa kayo tapos pupunta kayo dyan, makakaharanahin nyo si KDR kasi alam nyo na yung mga MMC. Kasi sino ba sa inyo dito yung pamilya sa mga MMC kasi mga panatiko yung para mga separate sila na group yes. Para bang meron silang sarili. May awit sila eh. May sarili silang awit. Yung mga ano yan, yung pansin ko dyan sa mga MMC na yan, para bang sila yung kumbaga sa ano kay maka KDR talaga yung parang sila yung kay KDR. Siyang nag-form yan. Si DSR nag-form yan. Siya nag-organize niyan. Siya nag-form si KDR. Yan. Oh, kaya nag yung hinarana nila. MMC. Iyon namatay yung ano
ano, ganun lang nangyari. Sabi nga ni Bert Miranda, buti ano lang, hindi niya pinayagan yung anak niya kasi kung pinayagan niya yung anak niya, ay kasama yan doon sa mga nagkaano doon, na nasira doon sa ano, sa disgrasya na yun. Buti, yun, hindi buti, na, ano, oh. Buti wala nagsabi na okay lang namatay kasi matutuwid naman na yun. Ay, ganun talaga yun, bro. Ganun talaga ang ano no. Oh, kasi ano yan eh, yung may sitas na sinasabi si Bibi, yung lahat ng bahay nagkakalakip. Mali. Beles yan ha. Blasphemy yan ha, joke lang. O ganun yung, alam niyo na yung mga anong pang style ni Best na mga apologetics niya alam niyo naman sa MCGI, ang sentro ng center of attention, si KDR tsaka si Best, kapag may nangyari sa mga member, di wala nakakaalam dahil palaging sila na lang lagi pita. Diba? Tingnan mo yung nangyari kay Puto. Okay, masyadong maingay yung laban ni Brad Elliott tsaka ni Puto na kinasuhan daw siya ni Puto ng rape. Kaya inaano niya, kaya tumakas siya ng Pinas. E paano yung mga na-rape ni Puto? Nabigyan ba ng justice yun? Kumbaga, pinaglaban ba ni Bess yun? Hindi. Palaging siya lagi yung attention. Pero yung mga na-rape ni Puto, nandahin sa kanya. Di ba? Natatandaan niyo, pinaakyat yung mga kabataan sa stage. Mm-hmm. Hindi parang na binubaran mo rin ng... Yeah. May video pa sila sa YouTube. May video pa sila sa YouTube na nagpapatuto sila sa... Kay Bicoy. Yung ano... yung video na sa YouTube na nandun pa kasi gumaganyan pa si nandun sa YouTube tinatangkal na eh kumapit daw sa unan eh yung kakaano lang daw kakatapos lang daw ng construction niya may ano para may semesimento ba daw dinali pa rin daw ni Puto. detalyado yung barkada ko yung isa dyan eh tumigil na natisod na yung isang ano malaki katawan doon sa Alsit. Ayun, oy, may sasabihin ako si Brad Soro, may isa pangatlo na yata yung ano, yung nakwento niya sa akin. So una doon sa Morong, masaker yung Maguindanao, nakaligtas ka rin. Maguindanao. Tapos pangatlo, meron pa isa yung Cobra. Kwento mo yung Cobra. Yun. Yung ako po ay destinado diyan sa ano, babanggitin ko ba yung ano, local? Na. Wala na yata, disorder na yun eh. Ay, naalala yun mga indigenous... ko yan. Naalala ko yan. Oh, yan sa Cobra na yan. Yan eh, ano, yeah. Indigenous people yan. Yan lugar na yan. Dinistino ako dyan, mga nitibong Tiboli. So, walang other way para makapunta ka doon, kundi dumaan doon sa rough road na walang sasakyang dumaraan. Kundi magmomotor ka. After noon, ibababa ka dun sa Burol, sa baba ng Burol. Aakyatin mo yung Burol kasi nandun yung lokal. Doon sa pag-akyat ko, may maisan, may nakatayong Cobra sa harap ko. Talaga nakaganon. Yung isang kapatid na katutubo na Tiboli, yun ang umano, nagdadala ng baterya. Baterya kasi ng ano eh, sasakyan yung ginagamit namin eh, para magkaroon ng energy doon sa TV at saka doon sa DVD. Sa player. Okay, no? Siya may dala ng baterya, ako naman, dala ko yung bag at saka yung CD ng pagkakatipon. Talagang nakatayo sa akin yung Banakon, yung Philippine Cobra, yung whoa, pinakamalaking Cobra sa Pilipinas. Nagtitigang kayo? Kaya nung inaano yun, nagtitigang kami. Walang galawan. Pati yung kapatid, namutla eh. Ano yun, tagaroon na yun ha? Namutla siya sa takot dahil alam niya, isang tuklawan lang, 5 o 10 minuto, dedo ka. Eh doon ko rin napatunayan na may Diyos kasi umalis yung Cobra. Titigan lang kami, walang galawan. Siguro mga 30 seconds yun o 40 seconds, less than a minute. Tagal ah. Yun. Kung gumalaw talagang ka, life and death. Ka. Kung gumalaw siguro, tuklaw na. Ganun eh. Ang layo lang, mga dalawa, tatlong ano lang eh. Yung Cobra yung kaas eh, pagka nakarandam siya ng ano, threat. Parang ano din siya, threat siya o threat yun. Threat. Tatayo talaga siya. Nakaganun. Bilis pa naman nun. Kaya nung nagsalita si Totoy Bibo rito at kung ano nung pinagsasabi sa atin, naninira, magmalasakit ka muna dyan. Try mo. Try mo mga destino dyan. Brabe, para magsalita ka, ma-justify mo yung mga pinagsasabi ako naman, mo. Ako naman, bro, ano, bro, yung ahas naman sa paanan. Is, pero buti lang, may kulang, isa rin may yan. May kulang buo ako dun sa... Kami sa naman sa CR. Sa CR, pumasok yung ahas.
Kasi yung butas ng CR doon, para lumabas yung tubig, hindi magbaha. Talagang uwang, siwang na maliit na butas, doon lumusot yung ahas. So pagligo ko naman noon, dumaan talaga siya. Nagpambuno kami, tumakbo ako sa ano, sumampa ako sa bowl, saka siya umalis. Yung mga ano, true to life experience na hindi ako CR sa mga ano, mga hindi ko makakalimutan dyan. Nakatakot yung mga ahas eh. Kaya nga sa sinasabi ko dyan, kung totoo, yung mga sinasabi nyo sityo-sityo na pinupuntahan nyo dyan sa Tarlac, mga ita-ita dyan na tinutulungan nyo, tulungan nyo muna mga kapatid nyo. Yung mga nasa malalayong probinsya, pagawan nyo naman ng CR na maayos, na walang papasok na ahas. Oo, marami dyan. Bigyan nyo naman ng solar power, solar energy yung mga walang ano. Para lang madistinuhan yan. May dala-dala pa kaming baterya. Gawin nyo naman ang paraan yung mga yan. Huwag yung puro ka-ipokrito ha. Natutulong kayo. May camera. Yun ang gawan nyo. Yun ang tulungan nyo. Lalo na sa mga nasa loob. Pasolar nyo yan. Hindi yung mga kung ano pinapakita nyo sa television na papatayuan nyo pa ng lokal. Ang daming lokal sa Mindanao ha. Ganyan ang sitwasyon ha. Ang daming depresyaryo doon. Baterya dala-dala namang gagawa. Sa probinsya. Baterya na sasakyan. Dala-dala ng mga manggagawa, baterya na sasakyan. Ipapacharge pa namin yun. Bibit-bitin papuntang destino. Maawa naman kayo kung totoong may awa kayo't habag. Kasi yung magpakita kayo dyan ng kung ano-ano. Tingin na sa'yo pabigat sa gawain. Pag humingi ka ng tulong. Kapag naalip ka, bahala ka na sa buhay mo. Kumbaga, ang target niya ngayon, yung mga hindi kapatid daw, pwede niyang utuin. Conversion, yan pa isang problema sa religion. Priority yung makapag-convert. Ay, nako. O, Toby, kamusta na, Toby? Napasyal ka dito. Nako. Chappy. Sira audio mo. Grounded. Ayun. Okay, basa muna tayo ng comments dito. Sabi ni Nobody Knows, ang na-witness ko first hand ay yung aksidente sa San Simon Apalit na may 7 namatay from MMC kay Espat Worker. Ang isa ko natatandaan na name ay Sis Carmen Morales. Si Spectrum 00, Cesar Manalo, yan po ang district commander sa Quat. Dati sa SDO. O yun, kilala niya rin. Nobody Knows, hindi po siya jeep. Tama raw, FX po siya. Okay, yun lang. Yung iba dito, ano na. Nag-practice kasi yung mga yan para sa concert ni Brad Eli. Alam ko yung nangyari dyan dahil nandun ako sa sentral nung mangyari yan. At nakita ko mga bangkay niyan sa funeraria. Oh my gosh. Ano pang ano? Napag-usapan lang to ah. Kwento pa ba natin? Kwento pa ba natin, Brad Broccoli, yung pasador? Yung nakasampay na pasador. Alam nyo, ang hirap. Oo. Ginawa rin akong ano eh, tulfo ng mga data packs, ex-data packs. Nag-chat sa akin kung ano na kinikwento. Na-absorb ko lahat ng mga hinaing nila. So, ano, mahirap din maging juice. Parang ginawang juice. Teka, broccoli. ikaw ba nag-build ng page sa subreddit? Medyo nakita mo. Ikaw ba nag-build ng subreddit? Hindi ako. Kalabang pero kilala ko. Sige. Isa lang ako doon. Eh, kaya nga ang ganda nitong platform mo, broccoli. Mapagsasabihan, di ba? Na-absorb ko yung mga problema niya eh. Hirap pa lang. Lalo na kung sasabihin yung pasador. Red broccoli. Kaya nga, ano eh, di ba nagkaroon ng mass, ano to, mass pardon, mass clemency si Red Ellie. Siguro ganyan ang nararanasan niya sa dami ng appeal na dumadating sa mesa niya. Siya, pagpapatawa rin na yung
Maliban lang sa... Naalala ko yan, ano? Yung hayag at tihayag na kasalanan, pinapatawad na. Napuno na siguro lahat. Yung matanda. Maliban lang sa ano, kasalanan sa espiritu, pinapatawad naman. Yes. Mm-hmm. Alala ko yan. Lahat ng dumalo sa pasalamat na yon at suspendido, pinapatawad ko na, sabi niya. Well, siya ba nagpatawad o ang Diyos? Parang ganun. Eh, siya rin nagtabi. Na, ano yan? Tapos ni-revise yan, Brad Broccoli. Ano? Later on, lahat ng nag-appeal at hindi naman kasalanan sa Espiritu Santo, pinapatawad na. So, kung hindi ka nag-appeal, hindi ka pa rin pinapatawad. Hindi ka kasama. Hindi ka kasali. Mag-ano ka muna, kumbaga lumuhod ka muna sa harap ka muna. Nila bago alamin niya muna yung kasalanan mo. Ben Dani, sabi sa ano, Game of Thrones. Nagpatawad. Lupit. Diyos na rin siya eh. Pasador, di ko na ikukwento kasi kahihiyan ng babae yun eh. Kahihiyan ng babae yun eh. Okay. Ay, kwento ko na rin kasi di ko naman babanggitin yung pangalan niya. Isa pa yan, ha? Sige. May lokal dyan sa probinsya. May lokal dyan sa probinsya na walang tubig. Ang source of water namin, poso. Poso na may kalawang. Oh my gosh. Sa hirap naming mga manggagawa dyan, bibili kami ng tubig, mag-aambagang kami para lang may mainom. At yung pinanglalaban namin sa aming mga pandestino, yung tubig galing dyan sa poso na may kalawang. O ito pa, wala kayong malasakit sa mga nagmamanggagawa dyan ng mga babae. Alam nyo namang walang source eh. Walang source, as in, wala namang tulong. Abe, nakita ko na lang yung mga kasama kong manggagawa dyan eh. Alam nyo naman, babae, may buwan ng dalaw. Eh may napkin dapat, di ba? Kahit napkin, walang pambili. Gumagawa na lang ng paraan, bumili ng pasador. Wala supplies, kahit sabon. Lalaban bumili ng pasador. Alam niyo yung pasador? Yung tela disposable. Na ginawang napkin. Ano? Reusable pala. Hindi siya disposable, washable. 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 Oh, yung pasador na yon, yun, nakasampay dun sa mga sampayan. Ganyan ba kayo ganyan ba kayo umibig? Tapos yung mga KLP, sarap ng buhay, di kotse pa, no? Tapos yung mga workers, walang pamasahe. Ganon. Kahit man lang basic supplies. Wala, as in. Pero mo yun, kami, mga lalaki, di naman namin kailangan yan eh. Kailangan nila yan. Hindi nyo man lang mabigyan. O yung mga nakikinig dyan, na mga manggagawa dyan, alam ko makaka-relate kayo. At alam ko naranasan nyo yan. Well, Soro Servan, natatandaan mo ba yung merong isang ditapak na taga-US na humarana muna kay Brad Eli noon? Tapos, after niyang hanaharanahin si Brad Eli, inano niya yung grievances niya tungkol sa isang lokal na na-witness niya na ano, na tila ika napabayaan or something to that effect, parang walang pag-ibig na na-receive or something like that. Na-offensive Brother Eli noon, na pinagalitan na parang sinasabi ko daily na hindi ganyan ang inaakay ko, na may favoritism ba, ano, ayun yata parang pinapalitaw nung ditapak na ano, hindi naging favorite yung lokal na yon, na parang in essence napabayaan nga. Ang na-offend yung matanda na eh yun eh, thinking ko nung nakikinig ako nun, parang genuine concern naman na witness niya. Pero ano, nung nag-galit si Badeli, di ba? Oo, in-invalidate niya, tumawag pa na ibang witness na kinalaunan, napag-usapan pa yung karakter nung kapatid na eh yan naman eh, mayabang naman yan sa lokal, yung pag hindi nasunod yung gusto niya, naalala mo yun sa US yun, tapos yun. Ano nga, oo, tapos bandang huli sa consultation. Sinabi pa ni Brad Eli na unsolicited naman yung harana niya, na ano, sabi pa ni Brad Josel,
Sabi daw ng kapatid, ano, magtatampo siya kung hindi makakaharana kay Brother Eli. Alam mo yung ganung level ng fanaticism. Tapos nag-ano ka lang ng ano, ng grievances on behalf o dun sa kapat dun sa lokal na witnessan mo, napagalitan ka pa tapos sususpindihin ka. Ay, napasama pa. Sususpindihin ka. Isa rin yun sa napansin ko, kapag sa consultation, hindi pa for say, ano, kung for example, may labang ka sa KNP or sa worker na favorite nila, na totoo naman yung sumbong mo, ang gagawin nila, magsasabi sila ng mga hindi related sa usapan. Para siraan ka. I-discredit ka nila. Ina-entertain pa ni Bes. Doon ako nabubuisit. Kumbaga, sisiraan ka niya para mawala yung credibility mo. Paalatang-alatang ko yun. Eh, personal experience mo yun. Naranasan mo yun sa lokal na yun, di ba? Yun yung sinasabi nung ano na yun, lumapit na yun. Hindi niya naramdaman daw. Tapos ang nangyari wala naman talagang pag-ibig dyan eh. Kinalaunan yung ano, nung ang napahiya yung ditapak, ang nangyari eh, nag-trap yata ng idedemanda si ano, si Brother Eli ng ano, human rights something, parang or harassment yata to that effect. And I don't know kung talaga tinotoo, mukhang wala naman nangyari. Pero ano, na-offend yun. Nagka-offeran lang sila sa both parties dun sa pangyayari na yun. Nag-raise lang ng concern na dun sa na-witness niyan lokal. Alam mo naman si Brad, ikaw mag-iingat ka dyan noong panahon na yun. Eh mag-iingat ka diyan pag lalapit ka sa consultation noon. Dalawang bagay mangyayari sa iyo. Makikinig sa sumbong mo o sususpindihin ka. Dahil sasabihin niya, masamang mata ka. Masamang mata ka. You never know kung anong sasabihin sa iyo. Tapos ang ano pa diyan, ang isang may napanuha ka sa kanila. Ang isang ano diyan, pag yung mga kapatid na makakarinig niyan kahit tama na yung isa, masasabihin, ay, may hindi kayo nakikita na nakikita ng espiritu ni Brad Eli. Ganun ang implied ng mga ibang kapatid dyan. Diba? Parang tama pa rin yung kay Brad Eli kasi may espiritu yan. Ang ikaw nakapatid. Na nga nagsusumbong eh. Injustice talaga. Ito, ikaw na nagsusumbong, ikaw pa mapapasama. Sisiraan ko pa ng mga hindi. Iba. Pag hindi mahatulan ni Brad Eli kung sususpindihin, titiwala o hindi, pabubunutin. Saan ka nakakita ng fair justice na ang hatol mo, ibubunutin mo? Yan yata yung plastic mo. Kung hindi pinapatawad. Ibubunot yung kapatid doon. Tapos, hindi. Guilty ka. Suspindihin yan. Kasi iba yung nabunot niya. Alala ko yan. Oo nga. Parang dinaan na lang sa toss coin. Parang toss coin yun eh. Di ba? Parang dun yung kapalaran mo sa toss coin. Game of chance. Di ba? Game of chance. Meron palang meron palang event ngayon sa Orani. Kasi ito, nagbabrowse ako ng FB. Nakita ko sa mga ilang data packs din to. Please like, follow, and share. Shell Orani. Kay ano ba to? Kay KDR ba to? Franchise ba niya tong Shell Orani na to? Shell gas station? Shell Mobility Grand Opening. Feb 26. That is today, di ba? Featuring Wish Exclusive Performances. So ngayon to, ito ba yung yung stopover nila sa papuntang KD Rock? Shell Orani. So kanila to. Tama ba? Timpayaman sila ngayon. Wow. Lupin. Negosyo na lang. Wow ha? Gawain pa ba to? Gasoline station. O pistol. Nagulat nga ako kay... Kulang. Meron daw golf course eh. Golf course daw eh. Saan yung golf course na yun? Brad Kulang. Saan banda? Balita ko sa KD Rock. Wow. Magkano yung membership? Magkano membership sa golf course? Kasosyalan yun. Membership yan eh. Club yan eh. Club ang golf course. Hindi ka pwede maglaro ng golf. Kumbaga, doon sa yes. At yung ano pamalo na ginagamit dyan, ang libo yan. Larong mayaman. At saka nilalaban nila dati kay Nieto yan, di ba? Yes. Na mahilig daw sa golf.
ay, may hilig sa goal. Tapos, yes, ano raw, sugun, ang mga karal ng Diyos, pero nag-goal. May hilig sa kalayawan. And, look who's talking. Sino pa siya? Nangyari ngayon? Lahat. Sinalo lahat ni KDR. Sinalo lahat. Pero, nakapag-golf na ba kayo? Take note, hindi naglaro ng golf. Gumawa ng golf course. Pati hindi. Pwede yun, kasi meron dyan sa, saan ba yun? Fort Bonifacio ba yun? Nag-golf kami eh. Wak-wak golf course meron. Parang 20 balls. Ayun. Mura lang yun. Ma-experience ko lang, nag-golf kami. Pero para magpatayo ka ng sarili mo. Iba na, umaapaw na yung kalaman. Eh, hindi na ako magugulat kung yung mga dita pa, eh, matututo na rin mag-golf at ipopost nila sa FB yung pag-golf nila kahit hindi nila gusto. Di ba gano'n naman yun? Kahit hindi naman sila mahilig mag-motor, sumasakay sa motor. Diba, imagine lahat ninyo, guys, yung lupa sa Orangi para sa ano, malaking kapighatian. O ngayon, KD Rock, tsaka golf course na. Para sa malaking kaluwalhatian. Tapos nakapangalan pa sa rason, family. Ewan ko ba't walang sumisita dyan? Gising-gising, mga kapatid. May ano, pop-overs. Bago ka makarating sa KD Rock, ubos na pera mo. Para daw sa gawain yun, Brad. Ikaw naman eh. Eh di ba may lugawan ng pinatayo doon? Doon sa kalye pa lang, sa entrada ng KD Rock, may ginawang lugawan. Sabi lugawan daw eh, nakita ko yung vlog ni ano eh, ni SC. Sabi niya, oto, bagong patay ni Kuya, kubo-kubo. Diba? Sabi doon sa post nung ano, isang fanatic. So, kompleto na sila, may gas station na din. Doon na magpapagas yung mga ano, yung mga sasakyan ng mga Dito Fox, di ba? Ayun, ay, kompleto. Shell Mobility, oh. Oh. baka mapunta yung Shell kay Idol Ellie Jan Rason, ha? Baka pamanan niya sa favorite ano niya, brother niya. Kaya kaya magpapatay ng derbyhan doon. Baka may derbyhan doon. Tayo na sa Ellie Jan, no? Kay Manukan. Favorite ng tanaw. Kahit anong yaman mo, eh. Sikat na sikat yung picture niya na yun, eh. May hawak siyang manok. Ang tinola ba? Mukhang college ring. Pero pa ko. College ring yung laki. Sino kaya mauuto doon na sasabihin na yun, oh? Meron pang isang ano, isang business na uusbong. Mukhang ano, mukhang resort naman sa isang isla, mukhang ito panahon pa ni Bes yun eh, yung lupa na nabili na yun, island resort eh. Ah. Oh, hintay lang kayo, baka this year or next year yan, baka i-launch na yan. Kasi may nakita ko nung huli, binisita na naman. Tsaka ito pa, di ba, guys? Mahal yan, ha? Yung Morong Beach Star Resort na bili ni Brad Ellie early 2000 sa kalagitnaan ng pangangaral niya ng malaking kapighatian na dinidiscourage niya yung mga ditapak na wag na mag-acquire ng properties tapos siya bumili ng resort. Yes. Grabe. Mura lang daw kasi. Mura. Well, tagsakin yun dati pero bulag-bulagan lang ako. Pero doon ako nangyayon eh. Eh bakit ka nagtuturo ng how come? Nagtuturo ka ng kapighatian at tinidiscourage mo kami na huwag mag-acquire ng properties at magtapos. Pero ikaw, bumili, kinukwento mo sa amin na bumili ka ng beach resort. Putsa, ano to? Gaguhan? Diba? Tapos yung huwag ka na magpatayo ng bahay. Tapos bakit pa mag-aaral? Tapos huwag kayo may mag-aaral. Tapos siya may mention. Parang daw sa mga apo nyo yun, sabi niya. Eh, tapos para sa apo nga niya, tunog parang ako sa totoo napapansin ko na dati eh. Pero syempre, kapag medyo lulungkat sa kanya, na parang bang nakikita ako na ng maliwanag, dinideny ko pa sa sarili ko, pinagtatanggol ko siya lagi sa isip ko eh. Tsaka sa mga kapatid na parang may duda-duda. De, broccoli, di ba yung nakwento ko sa'yo, yung nakaraan, di ba? Bago medyo namatay si Ubis. Parang I think, ano yun eh, at, siguro mga 2018 yata yun eh. Oh. Hmm. Ano yun, may muntik na mabilis si Best na ito, beach din. Sa party naman ng ano, isang, hindi ko na sabihin yung lugar eksakto, pero ano siya, world class na ano, na island. Hmm. World class sa Pilipinas na island. Worth 45 million. Wow. Ang bibili niya. Ano na, tapos si Papa Project ng KNP sa mga kapatid. Konting kembot na lang actually ano na eh dandy na yung negotiation. Oo, na ipadala na din ni Best yung 5 million eh.
na ano na Ernest Bani. Ano na lang, isang upuan na lang, isang upuan na lang eh. May kumontrata na. Lang, may kumontrata. May beach resort na si Ulysses ngayon, no? Wala kang kumontrata. Kung nag-materialize yun. Napor natin yung commission. Eh, tignan yun, no? May padala na yung ano eh, yung earnest money na 5 billion eh. Oh, nag-down na yun sabihin. Seryoso na si Best na ano eh. Bilhin eh. Dahing pera, no? Oo, ma. Oh, mga naiinggit lang daw kasi yung kayo. Yung mga ano? Magkano kaya net worth niya? Mga yung mga tayo na yun, gipit na gipit daw, diba? Dahil nga sa broadcast. Tiba-tiba si Uli sa kanya. Alam ko, minanan yung restaurant sa Brazil eh. Wala na akong kinalaman sa mga sinasabi niyo. Ginawa niyo itong platform ko na ano, nahinga ng sama ng loob ah. Baka maano tayo ng defamation dito ah. Yari tayo kay Totoy Bibo. Marami pa akong kwento actually, pero ayoko eh. Dahil baka natatakot din ako sa ano eh, libel o ano, lawsuit na yan. Kaya sa akin na lang. Or baka pa nyo ng ano, ng something para hindi tayo maano. Pero kailangan natin 'to eh, maglabas ng ano. Kaya inayaan ko lang kayo mag ano. Para pag meron ano, ina-live kami, hindi ka kasama. Pero totoo naman 'yun. Nakuwentuhan yung mga fanatics sa talagang nangyayari at saka yung mga nangyayari. Saka sa mga bago. Yung mga dito lahat eh. Saka yung mga bagong naanib, yung mga naguguluhan. Totoo lahat ng mga sinasabi namin kasi pinahinto talaga. Hindi naman pinahinto pero dini-discourage ni Bes yung pag-aaral ng mga panahon na yon, yung early 2000, wag na mag-aaral. Tapos yung pamangkin niya, head ng law sa UNTV, kagagraduate lang, putang ina. At nasa IS yung mga anak ni KDA, di ba, doon nag-aaral. Pero meron silang sariling school na kung saan, alam mo yon, hindi naman doon nag-aaral yung mga anak mo. Natatandaan nyo ba yung sinabi ni ano, Brad Josel na ano, yung mga anak ninyo sa abroad, yung mga ditapak sa abroad, yung mga anak nyo, Eka, wag i-spoil. Wag nyong hayaan na makalimutan mag-Tagalog. Yun ang sabi, di ba? Kasi yun, kasi Brad, talaga, yung mga bata si Aaron, na yung mga nag-immigrate ng bata pa, like grade school, like 6 years old, pataas ganyan, pag lumalaki sila na minsan nawawala na yung ano, hindi na nagsasalita ng Tagalog, nag-English na. Tapos later on, nakakaintindi na lang. Later on, hindi na rin nila maintindihan yung Tagalog. Ang nangyayari kasi, pagka lumaki sa, nag-teenager sa iglesia, laki abroad, hindi madisiplina ng mga magulang. Kasi yung mga magulang, hindi magaling sa English. Hindi, nahihiraman silang nahihirapan silang manermon, di ba? Mas madaling manermon kung Tagalog, di ba? Subukan mo nga, English yan. Englishin mo yung sermon mo. Sabi niya, nahihirapan ako mag-English. Hindi ganong masakit kapag English eh. Oo. Yun ang problema sa mga ano, mga magulang na nagpalaki ng anak sa abroad. Ngayon ang sabi ni Brad Josel. Kasi Eka, yung mga anak ninyo, hindi dala nyo sa abroad, sa US at sa Canada, eh hindi nyo ano, hinayaan nyo na makalimutan yung Tagalog. Hindi nyo kinakausap ng Tagalog sa bahay. Kaya syempre, ano, sandali. Sandali lang. Ano, ito, shout out daw. Si Heard Truth, sabi niya, Ate Luz Kitchen. Huwag niyong kalimutan si Ate Luz, ha? Sa Pasig. Meron din to sa Bicutan. Supportan niyo yung business si Sis Luz. Dahil dyan, eh, sa business niya, nabenta niya yung kaluluwa niya kay KTR. Kaya support lang tayo, guys. Huwag natin hayaang masayang yung effort niya. Sa Wilfredo's na lang kayo. Pakainin niyo kami ni Kuya Talong. Diyan ba sa, ano, sa Wilfredo's ba? Meron ba dyan, ano? May chicken ka ba dyan na, ano? Mga pan-derby. Ino man sa Wilfredo's. Wala. Nag-margarita kami kagabi. Masarap fried chicken dyan sa Wilfredo's. Oo. Saka barbecue. Sobrang lambot. Legit, masarap yung chicken.
Punta na kayo ng bro, na ano, ng Wilfredo, sarap ng pagkain. Kumanta pa si Gitman. Soon. Nakita niyo ba yung post ko? Kumanta yan sa stage. Galing. Sis Mads. Ayun. Wala na akong mabasa dito. No more comments. Oh, umataw tayo ng 33, ah. Dami ngayon, ah. Kahit wala si Totoy, ah. Meron dito ay, comment. Broccoli, ano, sinagot ni Totoy yung tanong mo? Oo, sinagot niya. Ano sabi niya? So, yung una about sa golf course, sabi niya, hindi daw sigurado yung construction worker kung ano yung itatayo. Kasi parang sabi niya, yata. So, hindi niya sasagutin yung kung bakit nagpapatayo. Kasi hindi pa daw sure. Tungkol naman dun sa sinumpa niya si Manalo, sabi niya, ginamit niya yung sitas na about sa tumiwala sa tao. Sumpain. Di ba? May ganun. So, 17-5. So, Isaias. Oo. Eh, tumitiwala daw si Manalo sa tao, si Cristo tao. So, yun, nasumpa siya. Ewan ko, palitot na lang. Sila rin naman, tumitiwala kay Manalo. Eh, anong masasabi niyo sa mga member na bulag na tumitiwala kay KDR? Yun nga, tanong ko sa kanya, ikaw ba may tiwala ka kay, ano, kuya? Tapos natahimik siya, parang, oo, pero iba yun. Parang ganun. Kulit. Palusot pa rin talaga. Malalim. O palusot. Ay, nako. Ayan, sila na yung nagtatanggal. Okay, may mga hinanaing pa ba kayo? Para wag nyo na ako i-PM. Ay, may share lang ako. Andito na tayo. Ayan na, meron pero parang. Naalala ko lang. Kasi naabutan nyo ba yung merong nilabas na ano na dapat kung saan ka madalas dumalo, doon ka na lang maglokal. Naabutan niyo ba 'yon? Kasi dati palipat-lipat ako ng pagdalo ng lokal. Pero meron akong lokal tapos parang nagbabasa sila ng ano na dapat kung saan ka madalas, doon ka na lang maglokal. So napunta ako sa isang lokal na medyo nasa Central Business District. Ang upa kasi doon sa lokal na 'yon na 'yun yung kasalukuyang lokal ko ngayon. Nasa 100,000 kada buwan. Rent lang 'yun, ah. Wala pa doon yung mga wala pa doon yung sa tubig, sa ganun, pang maintenance kanyan. Tapos naalala ko, syempre bagong lipat ka doon, tapos nalaman nung worker na naka postpaid ako, postpaid. Tapos alika dito ka, copy. Nilagay ako sa copy kasi nalaman niya na naka postpaid ako. Natawa lang ako kasi pag pala natutunogan nila na yung kapatid medyo nakakaangat ng konti, automatic dadaling ka kagad sa copy, saka sa mga pa-target. Mm. Ayun. Brother Aldred, ano ba yung postpaid mo? Baka iPhone pa. Kaya kinuha ka. Kung nalamang malaki sweldo, ginawang officer. Oo, ganun nga. Dahil sa pwesta sweldo niya, naging officer siya. Grabe. Ganun nga. Hindi ng criteria nila. Wala, naisure ko lang. Natawa lang kasi ako na ganun pala. Ikalilipat ko lang sa lokal. Parang hindi ko pa nga sila kilala eh. Ayun, naging officer ako agad. Nila pag may pera. Grabe, para silang aso kong mom. Malakas ang radar nila dyan. Kahit sa worker, di ba? Pagka magaling kang maningil, mabilis kang mapopromote. Oo. OIC agad. Ay, ay, ay. Saka ito si Bes, no? Speaking of, ano? Para pala naging worker ka namin, broccoli, no? Worker ata yan si Brad Oli, di ba? Half-time, hanggang half-timer lang ako. Pero naalala ko lang kasi yung kwentuhan natin yung mga pag-i-English. Kasi di ba si Brad Oli, kung natatandaan nyo, yung sa mga Bible exposition, mga pagkakatipon, minsan ina-attack niya yung mga born again, na mga Inglesero to yung mga born again. Jesus, gumaganyan si Brad Oli eh. Si Best. Na mga English, ng English yung mga born again na yan, ganyan. Pero yung mga apo niya, Inglesero. Correct. Hindi nagtatagalog, bro. Parang, isa nga yung sinano ko eh. Parang naano ko, bakit galit na galit ka sa mga born na ganyan, nag-i-English, Jesus pa, ginagawa mo. Kaya nga yung sinasabi ko kanina na-interrupt ako kanina, yun yung sinasabi ko kanina, na ano, yung mga MIC ay sinasabi na pagtagalugin yung mga bata na nakatira sa Ingliserong country.
samantalang nakita mo naman yung mga anak ni ano, di ba? Mga kung kausapin din nila English, di ba? Kakausapin lang ng Tagalog, sasagutin sila in English. Grabe. Oh. At saka pa nagpapasalamat, di ba? In English talaga sila pa nagpapasalamat yung mga anak. Pinanganak sa Pinas, lumaki sa Pinas, hindi mo kapag Tagalog. Oo. Kasi nag-aral sa IS. Oh, international school, oh, di ba? Social. Tapos iba yung mga ditapak na gagastos lang yung anak, bigil sa kanila. Tapos sinabi pa dati si Brad Ellie na yung mga anak nyo, imbis na gastosan nyo ng todo, itulong nyo sa gawain. Kasi nga may nag-ano na kapatid na spoiled masyado yung anak niya. And naisip-sip ko, eh bakit yung mga apo nyo nag-aaral sa mga prestigious school? Tapos kapag may birthday, talagang team party pa. Hindi lang ordinaryo nagganda ka ng cake tsaka pansit. Talagang may team yung birthday nila. Eh, mahal nun na. Tsaka diba? Ano, ibinili pa ng saka piano. Ano, may team. Binili pa ng may piano. May team yung party ng apo ni, ano, apo niya ba yung anak ni Bes? Oo, yung pangpatay na, Halloween? Ano? Team, Halloween yung team? Coco. Oo, yung team ng Coco. Disney Coco. Oh. Angas. Akala ko ba bawal yung ganon? Akala ko ba bawal Halloween yung pang-araw ng patay? Eh, ba't may ganon, di ba? Tayo. Pabullshitan eh. Napaano, double standard dyan. Kaya, nako, congratulations sa mga nag-i-stay pa dyan. Ubusin nyo yung pera nyo. Good luck sa inyo. Oy, may nakaka-relate sa comment section. Adrian Lee, kasama. Hindi man ako MCGI, pero somehow nakaka-relate ako sa inyo. Dahil yung pinanggalingan kong religion, eh may mga panatiko rin sa leader. So, in general, no, ganito talaga ang takbo, no. Hindi rin na iba sila, no. Kala mo, pareho lang yan, bro. Ng ano, oh. That's the mark of cult. Yung oh, merong isang leader na charismatic, authoritarian, na kung ano yung sabihin niya, yun na yun. Oo. Oh, oh. Correct. At saka hindi na siya pwedeng talungin ngayon, hindi siya pwedeng suriin. Ay, wala na. Kulto na to. Dalawang kulto na yan. Pasok na pasok sa banga. Oh. Nagpaparinig naman sa pasalam. Karakteristik eh. Yung gagawin mo lahat, yung wala nang pwedeng magtanong, di ba? Yes, FLDS na yan. Keep ano daw yung pinaparinig sa pasalaman? Pasok na yan. Oh. Hindi, kalokohan na yan. Tsaka, unang-una, ang daming dapat itanong sa kanya. Ito sa isa sa mga common na dapat itanong, ha, nakarapatan naman ng mga member. Ano nangyari sa relay station sa Brazil? Ano nangyari sa mga satellite na kinastusan ng kapatid doon? Dapat i-explain niya yon. Dahil ang dami nag-loan ng million para lang mabili yung property na yon. Yes. Tsaka para magpatayo ng mga satellite dish. Meron pa isa. May yung karapatan yung mga kapatid na malaman nila bakit napahinto at ano nangyari doon? Sabi ni Bes, diba? Ano ililipat daw sa pangalan ng ano pag namatay siya, oh, ano automatic like yung pera. Oo, at saka yung ano, convention center. Yun kanino pa talaga nakapangalan? Ano kaya, baka kaya ano, hindi masagot yun. Kaya inano na ang consultation dahil paano si masagot attorney, yun. Si attorney Tudjo na lang nakakaalam. Madali na mamalalaman kung kanino nakapangalan yung ano eh, convention center. Eh. Di punta ka sa Registry of Deeds. Hingi ka ng certified true copy ng title. Pwede malalaman mo doon kung kanino nakapangalan. Kaya lang, may authorization ka. Hindi ka bibigyan. Hindi ka bibigyan ng certified true copy nang wala kang authorization. Yun lang. Naikot-ikot na. Grabe. Na lang. Na magagaling si Attorney Tudjo ang pera. Si Attorney Tudjo ano, nakakaalam na. Attorney Tudjo yung matandang attorney. Ah, okay. Attorney Tudjo. Imbitahan natin yan. Saka nakikita naman natin ngayon yung lifestyle nila, di ba? Dati nung panahon ni Bes, ano eh, pahambol eh. Medyo natatago pa eh. Ngayon, lantara na talaga, grabe. Kumbaga pa, para bang, ano na talaga ngayon? Para bang ba, kumbaga sa ano, parang pinapaano nila na wala kang karapatan talagang kumibu sa kanila. Kumbaga lantara na lang pinapakita kung sino talaga sila. Eh, bahala yung mga nandyan. Kung di pa sila magising, eh,
bahala sila sa buhay. Pero nila. Marami nang ano, nagigising nga tingin ko, puro organic yung mga kapatid na nagpupunta sa Reddit. In fairness sa Reddit, organic talaga siya. Organic siya, hindi siya yung sabihin mong ano, mga kalaban ng MCGI tapos magpapanggap na member. Hindi eh, puro member talaga, karamihan. At saka may mga talaga. Lurker na talagang nagigising na. Di ba may mga nagpo-posto na dati tumitingin lang siya? Oo, kontak sila ngayon. Pag mababasa mo yung mga rant nila sa ano, talagang yun, ano eh, talagang totoo eh, yung mga rant nila doon. Oo. Mga istorya nila. Ano daw gagawin niya? Tagal niya, 20 plus years siya sa iglesia, inakay niya buong family niya. Tapos yun pala, scam, patay. Patay. Buong family. Tapos napakatibay ng family mo ngayon, no? Hindi mo maalis. Sakit sa ulo niyan. Pero ano, naniniwala ko ano, babagsak at babagsak talaga yan sa pag hindi sila nag pag hindi inano. Wala yun, na bro, ang MCGI ay palubog na. Yun nga. Saka nakita niyo naman yung pasalamat na gabi, bungi-bungi na yung upuan, di ba? Dati jump pack yun ah. Ngayon, paparinig nga sa pasalamat eh. May mga gap. Talaga. Oy, so isang, ano dyan, isang manifestation dyan, yung mga nagsasarang lokal. Oh, isa pa yun. Tsaka yung lipino sa Reddit, bagsak na yung attendance. From 2013 down to 13. Yung ano nga, UNTV Cup, dati alam ko, UNTV Cup talagang jampak din yung pag-in ano ngayon. Talagang wala nang umuupo dun sa ano eh. Unahan na lang yung binibidyo eh. Kasi pag nahagip yung pinaka mga taas eh, talagang wala na. Eh. Parang nilangang. Hindi kasi ang hirap kay KDR, masyado niyang minamaliit yung intelligence ng mga member. Oo. Uh-huh. Akala niya siguro yung mga member na lagi lang oo nga, masyado niyang ini-insulto yung intelligence nila eh. Na hindi po baga parang hindi magigising to, baga fanatic to. Anong kala niya sa iba, di ba? Na habang buhay, ganun. Nako, unang-unang wala siya napapatunayan bilang mga ngaral, maging totohanan lang tayo, di ba? Never siyang nangaral. Yung mga sinasabi dati, nagte-texto siya before, eh scripted lang yun eh. Yun talagang sa kanya, aral niya mismo, wala. Kaya huwag siyang magpakapanatag dyan na hindi magigising yung mga member. Sooner or later, o baka bibigyan ko ng 5 years, magpi 50% yung member dyan. Grabe, no? O yung iba nandiyan pa rin kasi wala silang magawa dahil andyan yung pamag-anak nila. Pero deep inside, wala talaga yung puso nila ron. Mm-hmm. Ang topic sa pasalamat na gabi, pag iba diwa mo. Ano? Ano? Putol yung sentence mo. Ano? Nakamali siya ng ano. Complete sentence. Diwa mo. Pag iba diwa mo, ibig sabihin, parang yung sinasabi kanina na yun nga, pag iba na diwa mo, parang makikita mo yung ugali daw na hindi ka na, iba na ang ugali sa talagang sumasampalataya. Kasi yung sumasampalataya, aktibo sa gawain eh. Hindi bro, kasi ang hirap sa kanila. Ang definition nila ng sumasampalataya, dapat utu-utu ka. Pag utu-utu ka, sumasampalataya ka. Tao yun. Sumasampalataya sa kanila, oo lang ng oo. Oo lang ng oo. Yes lang ng yes. Iba yung pananampalataya mo. Oo ka lang ng oo. Pag nanghingi, bigay. Yun ang mahusay ang pananampalataya. Ganun pala nangyari sa mga KNB. Oo lang, oo lang. Uy, sa totoo lang, kagabi natatawa ko kay Brad, ano, Rodel? Tawa ko na tawa talaga mo pinapanood ko. Di ba tinanong siya ni Brad Tanchel? Sabi ni Brad Tanchel, kapatid na Rodel, willing ka ba na ibigay ang buhay mo para sa isang kapatid? Yung itsura ni Brad Tanchel. Ano? Ayaw niya? Amime! Puta yun na pala nito. Kinakabat ko sa tanong sa kanya. Ipapas ko sa Reddit. Kinirecord ko ito. Tawa na tawa rito. Sige, isip ko, tingnan nyo, guys. Yan ang KNP nyo. Hindi willing ibigay ang buhay sa inyo. Sumasang ayaw. Tapos ba? Willing mamatay dyan? Ako. Oh my gosh. Sang ayaw. Hindi kami tumalo kagabi eh. Nasa Wilfredo's. Ay, nandalamig ka na, broccoli, ha? Mag-viewing ako, viewing. Yung sinabi ni Kuya, bawe. Yung sinabi ni Kuya, yung umpisa, yung sinabi niya na pinag-ayabag niya kasi daw yung daw mga club-club. Eh, naman, ikaw kasi mga club-club, agay ng Rotary, tsaka mga fraternity, meron niya silang mga parang ano entrance ano people, may monthly juice yan eh. Tapos kinumpara niya sa ano, parang napilita siya ikumpara sa ano, sa MCGI.
parang medyo naiipit nga siya doon eh, kasi sabi niya, eh sa atin ba mga kapatid, nung dinoktrinahan kayo, siningil ba kayo? May hiningi ba sa inyong monthly news? Medyo na-post siya doon na konti. Dahil sabi niya, ngayon may pinagtutulong-tulong naman tayo sa loob, eh ano yan, nasa Biblia naman yan, di ba? Nasa doktrina naman yan eh. Oh, yung mga aral ngayon may halong ano eh, nakakamoy ko. Wala kaming monthly juice, eh. Meron kaming weekly. Weekly juice, walang monthly. Palag-palag yung nasa red. Daily pa nga yung iba dyan eh. Like, ngayon, eh, nung tumanggap siya ng awards doon, eh, lakas ng, ano, taas-taas ng ngiti niya, abot tenga. Binigyan pa siya ng parangal dati niya na. O tapos ngayon, bigla niya dinadali ng, ano, sinitira-tira niya. Tsaka kasi yung mga teksto niya ngayon, may halo ng desperation tsaka frustration. Naaamoy ko eh. Kasi wala na si... Ako, sigurado ako, halos wala nang tumutuwang sa gawain. Halos wala nang nagbibigay. Kaya yung mga teksto niya, puro patungkol sa gawain, na kapag hindi ka tumuwang, wala kang pag-ibig. Kaya ngayon, yung dati ibibigay yung buhay mo ng literal, dapat kayo, pag sinabi yung ganon, ibibigay mo yung buhay mo sa gawain tsaka kung ano ginagawa ng iglesia daw. Halatang-halatang ano na siya eh. Parang amoy na niya na walang tumutulong talaga eh. Parang may halo ng desperation eh. Tingin ko sa abuli lang yan na wala nagbibigay. Pero since may mga businesses sila, oh andun sila eh. Sa loose kitchen. Oh hindi, wala. Andun sila. Ginagamit nila yung negosyo nila para magkumita. Tingnan mo yung KD Rock, puro may activities doon. Oo. Na wala, 2,000 per head yun bro. May isa taga ano, taga Visayas ba, Mindanao, basta ang layo eh, pinapapunta daw sila doon. Eh wala daw siyang pera. No, magsasawa din 'yan, magsasawa din yung mga kapatid na ano. Anong tawag doon? Training. Magigising yung mga training sila. Mm-hmm. Doon sa 2000 na 'yon, kasama na doon yung pa-picture ba kay KDR? Kasama na doon. Kasama na 'yon. Kasama na 'yon. Para makita siya doon. Eh alam ko na, kaya siguro hindi magkapakita sa KDR sa Apali. Kasi doon libre. Hindi ka napupunta ng KDR kung makikita mo ng face-to-face si KDR sa Apali. So dapat sa KDR ka, may bayad ka sa picture ka. Di ba? Continue ang ano, ang business. Oh, wala akong... Tsaka yung andito lang siya sa Pinas, hindi siya nagpapakita ng personal. Anong kadramahan yan? E samantalang sabi niya dati, nung naalala ko noon, mga 2008, kung inaano niya, parang sinasabi niya na kung yung pananampalataya nyo, kumbaga may pananampalataya kayo, dapat pumunta kayo sa Apali, nakikipagkatipon kayo sa mga kapatid doon. Eh putya siya nandito sa Pinas, tapos nasa screen lang. Eh, hindi ko alam, pero sorry sa mga nandun ha, pero tatanga-tanga yung mga nagpupunta roon. Nag-e-effort kang pumunta roon, tapos yung mismong leader, hindi mo pala willing magpagod para pumunta roon. Tapos ikaw na member ka, eh inaalay mo yung oras mo doon. Hindi, eh, ano eh, kalokohan to eh. Para, okay, guys. Bulag masyado. Last two minutes. Let's wrap it up na. Meron kayo ipopromote? Baka may shell kayo dyan? O, kitchen? wala. Oy, welcome back ha, Toby ha. Ikaw ha, hindi ka nagpaparamdam. Ano, ayan. Sige. Babalik loob si Toby. Oo eh. Okay, for ano, next. Nagloko lang yung provider ko, internet provider. Okay. Sige. Welcome back. Next week, our topic. Eto, may question ako dito. If God had a face, what would it look like? What would you ask if you had just one question? Kanta yan eh, ano? John Oxford. One of us. Oh, yan ang topic natin next week. Ang tatanong ko kung sa KTR o hindi. Oh, that's for next week. Okay. Oh, may sasabihin pa kayo? Broccoli, yung ano pala, yung baka maisipan mo na magkaroon din ng tinatawag na team building activity kasi yun ang uso ngayon doon sa KDR. Lahat ng mga okay, dito sa mga dito pa na nandito sa ano sa show eh magkaroon ng tawag na team building activity sa Wilfredos. Oy. Ayoko sa dagat ha. Allergic na ako sa dagat. Sa Zuta. Baka may makapagpasok ng tiktik si kuya. Team building sa K-Drum.
Wala, wala tayong ganyan. Hindi tayo gagaya sa mga yan. Okay, wala na. Soon. Pero oh, feliz soon. Na, feliz. Feliz anibersaryo. Lokal ng... Oh, binati tayo, ha? Ni Willy. Binati din yung lokal ng Reddit. Oh, salamat. Ay, invite mo, invite mo. Hello. Invite mo, invite mo. Ano, featured guest natin siya sa... Feeling siguro ni Willy Santiago kaisa natin siya. No? Yun nga, baka feeling niya nagsasite tayo sa kanya. FYI, Willy Santiago, pagod na ako sa religion. Pala ako nandito sa buhay mo. Wala akong pala. Minsan naka ano, minsan na kami na uto ayun na never again. Sabi ni Ate Pechay, I had enough. Ano, I've seen enough. Masaya na ako sa buhay ko. No thanks, Swedish. Oh, Carlo, ano na? Late ka na. Uwi na eh. Oh, wala eh. Walang Diyos, kapatid. Yung natumatak na trademark ni Kuya Talong, yung sinisigaw niya, walang Diyos, kapatid. Umabot sa international. Okay, hanggang dyan na lang. Manatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. See you next week. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye, guys.